Nindutag ini ang kapihan sa Ripollon. Live kita na nanuka dinhi sa ato ang official video ang Camila Hotel 1 din ang Sunburst Restaurant na himutang usap. Ani kita sa ground second floor sa Camila Hotel 1 and already it's already February 20, 2022 and it's because pandemic kaya punta, so ato kaya po ipasupot ang itong friendly reminder gikan sa kapiyan sa Lipolog na kitang-tanan, mag-practice, mag-observe of health protocols and please, alang sa wala pabakunahi magpapakuna na kitang-tanan para maka-achieve tag herd immunity para kitang-tanan, makalakaw-lakaw kung ato mga pamilya usab really mahuhi sugamak sa COVID-19 nga sakit kay isod kayo, umatapta na inyong sakita, kay labi na o adunay mamatay sa pamilya, di din tayo maduulan, di lang makatagan o sakto nga paglubong o inuman ang pagpangadi, isod kayo. So, please ha, get vaccinated and then observe health protocols at all times. Friendly reminder, gikan sa kapiyan sa Ripollog, inuman gikan kang Dr. Esmeralda Nadella, ang ato ang Chief of Hospital Administrator diri sa Buanga del Norte Medical Center din. Last Sunday, atong nabisita diri si Mr. Romel Case Samulod, ang Acting Administrative Officer for sa Buanga del Norte Medical Center. Yung naman si Dr. Jane Haog sa Department of Health. So, if you love yourself, if you love your family, please observe health protocols o magpapakuna kitang tanan. Kini si Edith 22 mo niyong regular anchor and host sa Kapiyan sa Ripollog at ikauban na sa ninyo sulod sa duha katakna na public affairs program talk show nga live gayod nga gidalanin niyo sa kahanginan pinagi sa kahimanan sa Magic FM 90.9 MHz. Salamat na to kang station manager Arnel Kwong dito sa studio to adito si Belter Villanueva o yun man live kita sa Facebook page sa Magic FM. Live usap kita, pinagi sa News Radio Bibo sa Dapitan City, pinagi kang Joel Elio. O yun man, live kita sa atong kaimanan sa Kapihan sa Ripollog, YouTube, Facebook, yun man, Twitter account, pinagi kang Silver Tabiatico Dunduyano, ang atong IT Director. O yun man, atong mga technician, kakaba na to dali, si Dexter Pahinti, o si Jando absent sa karong panahon na kay Aduna siya importante nga gi lakaw. And of course, salamat nga to sa ato ang mga nagdumala din sa Camila Hotel 1. Before we proceed, please join me in praying. Ato pa ngayon, ato ang sa ato ang labaw na makagagahong maharang kitang tanan, mahimutang, kauban sa ato mga minahal sa pinabuhi. So, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. A prayer of healing. Lord, you invite all who are burdened to come to you. Allow your healing hands to heal us. Touch our souls with your compassion for others. Touch our hearts with your courage and infinite love for all. Touch our minds with your wisdom that our mouth may always proclaim your praise. Teach us to reach out to you in our needs and help us to lead others to you by our example. Most loving Sacred Heart of Jesus, bring us health in body and spirit, that we may serve you with all our strength. Touch gently our life, which you have created, now and forever. Amen. May Father, Son, Holy Spirit. Amen. To God be all the glory. Thank you, Lord, for the gift of life. O giining ato ang kapiyan sa Ripollog na atong gihalad kanunay sa atong labaw ng kagagahong as a public service sa ato ang katilingban isip media no? As a representative sa kapiyan sa Ripollog. And we would like also to thank our sponsors nga may nagdag kinabuhi sa atong kapiyan sa Ripollog mientras atong pagkapiyon na atong bisita nga ni Ana Dere ato ning i-acknowledge later pero daghan ang gaatang karon and nanatay mga viewers sa ato ang mga FB pages nga atong gingan lang sa unahan. So hold on to your seats kay ato ning dabu-dabuhan o pangutana after the sponsors na to. National Grid Corporation of the Philippines, pinagi kang Beth Ladaga o inyuman kang Engineer Michael Sabillon, ang Government Relations and Regional Affairs Lead Specialist nga nagabasi sa Iligan City. Ang NGCP doon ay 52 billion pesos worth nga project. Mao kini ang cable terminal station ng underwater marine cable
nga namahimutan sa barangay Tagulo, Dakbayan, Salapitan, Connecte, Luzon, Visayas, and Mindanao to address the problem of our energy. Dagan salamat nga to ka, President Anthony Almeda, Chairman Henry C. Jr., and of course, Attorney Cynthia P. Alabanza, spokesperson sa NGCP, atong media partner sa corporate world. Congresswoman Glona G. Labad-Labad, Member, House of Representatives, re-electionist sa 2nd District, Zamboanga del Norte. Director Rad Don Cedinho, Regional Executive Director, Department of Agriculture 9, Pagarian City. Nangimbitar niya sa local media, no, private media, si Director Cedinho para karong February 23, launching sa Balik Provincia Program, no, sa Talawit. So hopefully, katong ipang-invite na you know who you are. Please ha, kuhan lang mo ka ng magtapok nyo sa Camilo Hotel 1 karong February 23, 5 o'clock in the morning, ang mo depart padulog sa Talawit. Thank you so much, Congressman Romeo Halosos Jr., re-electionist, Member, House of Representatives sa 1st District, Zamboanga del Norte. Dagang salamat nito kang Engineer Roland Soliva, Chairman, Provincial Advisory Group for Police Transformation and Development. O iyon man si Engineer Roland Soliva, ang President sa Dipolog Chamber of Commerce and Industry Incorporated. Thank you so much and good morning nito kang Ma'am Cecil Soliva also. 2nd District Board Member Julius C. Napikit, Presiding Officer Pro Team 4, Sangguniang Paliruigan, Zamboanga del Norte. Si Board Member Julius C. Napikit, ang Vice Gobernatorial Aspirant, karong panahuna, din taatbang niya ang atong bisita karong buntaga. Vice Governor Senen Alvis Angeles, Vice Mayor Aspirant sa Dipolog City. And Mayor Evan Hope Alvis, re-electionist, Municipal Mayor Pulangco, Zamboanga del Norte. Vice Mayor Alfredo Baitit, re-electionist, Presiding Officer sa Budiang Bayan sa Pulangco, Zamboanga del Norte. Petra Cement Incorporated, pinagi kang Engineer Gilbert Cruz, Lowell Erasan Rojas, Zamboanga del Norte. Janos Marketing sells spare parts and of motorcycles and four-wheel vehicles at a reasonable price. Located at Quezon Avenue, Dipolog City, ipanagian o gidumala ni Janos Yu, ang proprietor manager. Matawagan sa telephone number 212-1148. JJ&T Fruit Nursery and Lumberyard, maligyan sa variety of fruit seedlings and coconut lumbers at a lower price. Anamihutan sa Barangay Lingasan, Lungsod sa Plangko, Zamboanga del Norte. Pakikitay si Mr. Porferio Lisisario, ang proprietor manager. Attorney Peter Y. Co., Dipolog City Councilor and ex-officio board member. Si Attorney Peter Co., ang board member aspirant sa 2nd District, Zamboanga del Norte. And of course, ang atong bisita karumbutaga, former Governor Rolando Enriquez Yebes, nga maoy mudagan karon pagka Vice Governor sa Laluwigan, Zamboanga del Norte, ilawom sa partido nga NP, Nationalista Party. Okay. Mayor Melody J. Tulin, re-electionist, The Musical Town, Salog, Zamboanga del Norte. Wilberth Jugjo Magallanes, former City Administrator, Dapitan City, Board Member Aspirant, 3rd District, Zamboanga del Norte. Former Congressman Seth Frederick Bullet Halosos, mayoralty candidate aspirant sa Dapitan City. And of course, former Zamboanga Sibugay Provincial Governor Romel Big Halosos, Team Kausaban, mayoralty aspirant Dipolog City. And last but not the least, the Cassava Growers Association of the Philippines, Tonkagapa, na maligyan sa famous and delicious cassava chips, banana crackers, boneless bangus, at guban pang local farm products, ang aming mutang sa ground floor, Dapitan City Hall, o ingon man sa Dampa. Pakikitay lang si Miss Susan Impinado, ang livelihood center in charge. And shout out to Roger William o Jennifer Augustine King sa Oma County, Northern Ireland, nga to kang RD o kang Jennifer sa Doha, Qatar, nga to kang George, kang Lady o kang Baby Zenzen sa Toronto, Canada. So you'd like also to acknowledge our panelists na naiabot karumbutaga, atong Administrative Manager sa Philippine Ports Authority, Wyeth Acas. Good morning, Wyeth, and happy Sunday to you. Good morning.
Morning, Ma'am Edith. Sa ato ang halangdon na bisita, former Governor Landoyeres. O sa ato ang mga taga-Paminaw sa Kapihan sa Dicolog, maayong buntag sa ato ang tanan. And then I would like to to air sa akong concern sa BPWH yata ni Ma'am Edith nga project going sa diri sa Linaw Baboy going to sa ganina na barangay Sulang una sa Sulangon na sila project diha nga para bridge project wala joy signage tapos naputol ang dalan and then nag-travel man to me gabi yung mga 7:30 pa lang gamit to. Meet-meet pa diha kay wala yung mga street lights. So wala yung signage. So palihog lang ko sa ito ang BPWH na mga personnel, sa itong project engineers. Kung pwede makabisita mo sa inyong project kung gabi yung... extended service na nato sa people and sa mga commuters na to para sa ilang safety. Kala na, Ma'am Edith. Okay, thank you so much. To prevent more accidents, no? Sige, paliwag lang, BPWH. Okay, at this instant, we would like to acknowledge the presence of our former governor of the province of Zamboanga del Norte, Taruan Mudagan, pagkang vice governor sa Lalawigan, Zamboanga del Norte, Attorney Rolando Enriquez Yeves. Good morning, sir, and welcome back to Kapihan sa Dicolog. Mayong buntag sa itong mga kaupan din eh, karong buntaga. Si Edith, o atong manager na to, atong administrative officer sa nakalimutan ko sa... Philippine Ports Authority, sir. Philippine Ports Authority. Pantala. Dayon ang atong mga katauhan sa kabukiran, no? Ang atong mga kadugong subangin na nakaroon niya, ang atong mga kadugong Muslim, uban pang mga tribo na nakalimutan na sa unang panahon, karon ato kanis lang gihikap ang ilang mga kaugalingong kasing-kasing. Ang ako pong pagtimbaya sa atong mga katawan sa atong lapihan sa atong probinsya. Labi na ang atong mga ngingisda o atong mga mag-uuma. May buntag kaninyong tanan. Okay. Thank you so much, sir. Siguro first and foremost, atong i-support ni pangutana ni Julius Salabria atong CPA panelist gikan sa Department of Trade and Industry. Matod pa niya, Happy Sunday, Kapihan sa Dicolog family. Question to Governor Yeves. Kinsa ang imong suportahang presidente o ngano? Number two, kung mapili ka nga vice governor, unsa ang imong i-push na priority legislations na sa imong lantaw dili prioridad sa kaatbang nga partida? Okay, sir, you have the floor. Thank you. Okay, for the first question, ang akong presidente, si Bongbong Marcos, although sa panahon sa iyang papa, gipriso ko, kunya ila kong gisulod sa bilangguan, tumutagi ka aktivista mta, pero nakita na ko, mawailaing tao ang makatabang sa Pilipinas karon, kung dili si Bongbong Marcos. Unta, Isko Moreno tapo to, ang problema ng Isko kay gadali-dali siya, wala pa niya distibasar ang iyang kaugalingon isip usa ka kandidato nga presidente. So Bongbong Marcos ko, Sara Duterte ko ang akong vice presidente. Unya, sa ikaduhang pangutana, unsay ako mahimo isip usa ka vice governor? Well, daghan kitang mabuhat. Number one, I wanted to restore good governance for the province of Zamboanga del Norte. Not based on fear, but based on doubt. No, tinakaagita, nakahiagong ta sa naging panahon. Hangtod karon, naapaghapon na siya. Mga persa na dili sa gobyerno, apanso sa katao. Nya, ikaduha, considering the very price of electricity in our province, gusto nato mo try ang probinsya o alternative sources of energy. Pareho sa solar power o riba, wind power, uban pang mga sources of alternative energy. Kaya gusto na pagmumubo ang atong kurinte sa atong probinsya. Ikatulo, akong liwag kong pag-usap, sama sa akong pagliwag sa una, for the inclusion, faster inclusion of Zamboanga del Norte sa Mindanao Railway System. Kaya sa akong panahon, di-approve na siya ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Karon sa face na siya,
napulo man ni ka face ikan sa Tagum Davao hangtod na sa Zamboanga City, kita number 10 ta or number 9 ta igo ta mahiapil na nilang gitawag na Mindanao Railway System. Para na ko, because of our geographical locations, kunya doon magita sa Cebu, sa Negros, sa Manila, mas mubuo ang atong probinsya kung mahiuna ang Mindanao Railway System dini sa atong probinsya. Dahil ito pa, gusto na akong i-revive ang program para sa mga Subano o mga Muslim na giputol sa karong administrasyon. Paglingkod nila, ilang giputol ang atong gitawag o Provincial Indigenous People's Coordinating Unit or PIPCO na para dito sa mga Subano o mga Muslim o ban pang mga tribo sa atong probinsya. Muna nakalintan sila karon. Gani, wa na sila appear sa gobyerno karong panahon na. Dahil ikaw-lima, gusto na ako i-fund o bigger amount no ang agricultural initiatives sa atong probinsya. Kaya naglantaw ko magamay kayo. Naging panahon, naging dokatuig na karon, 7 million lang ang gihatag sa probinsya. Out of 25 municipalities and 2 cities, 7 million lang. Pero kung imong lantaw ng ilang ira nila, internal revenue allotment, at that time, no, maabot na sila 2 billion pesos. Karong panahon na, 3 billion 271 million pesos ang korta sa probinsya. Wa tay nakita anang patahan. Ikaw nom, I wanted to create, okay, na-COVID man ko, no, I wanted to create and improve the Sindangan and Liloy Hospitals. Akong gusto sa buhaton o medical center. Dunay medical center ang Sindangan, dunay medical center ang Liloy. Aron dili mapuno ang Bicolo nga ato gitawag sa Norte Medical Center, ila kong giyosong, no? Kaya gusto na ako nga mga tao dili magbisod pag-adto sa mga hospital. Kaya nakaagom ko nga mga taga-Sindangan namatay na lang sa dalan, igo maabot sa Bicolo na itong naaging COVID. Dayon, kapito, akong gusto i-revive ang Lando Vivo Program and other programs for the poor, no? Dayon, ikaw balo, akong i-revive ang Hudyata sa Sanorte to improve our accessibility to the markets of Visayas and Negros Islands. Dayon, Siam, i-revive na ko ang Subanen Muslim Empowerment Program and Equipment of the Human Development Index. Dayon, ikaw, napulo katapusan sa Sangguniang Panlaligan. Gusto na ako ng Sangguniang Panlaligan ilang i-exercise ang check and balance sa atong panggobyerno sa probinsya. Dili pareho karon nga mura silang mga itoy sa gobernador. Wala silang dingog. Namaksanta, dagantag ipamusin, dagantag ipampriso, dagantag ipasod ang balay, isod manggaling atong radio station, walay usa ka board member ni Tindo ug ni Sulte nanong nahitabo na sa itong probinsya sama sa ilang panimpaan na sabihan mahimo silang Sanggunian Panlalawigan member. Unya, makaingunta, nagpahat ang gobernador 100 million para sa iskaya, walay usa ka board member ni Tindo. Nganangutana, nga ano man ay gobernador na ako mampalitag pusil ang mga iskaa, ako mampalitag og uniforme ng iskaa, ako mampalitag butas ang mga iskaa, unsa na madayon ang ato'y kahatag sa agrikultura, unsa na itong katabang sa tao, nga naman, nga gamay naman kayong kwarta sa atong provincial hospital. No? Mauna akong gusto na may tabo. Although, these are all with the approval of the incoming governor, my governor, Mini Alusos, because she is the governor, ako binihat ikuan niya isulti niya aron mahitabo na yung mabuhat na doon. Okay, thank you so much, no, Governor Lando Yabes for Vice Governor. We'd like to acknowledge Edgar Ronda. Viewer na to, sir, number one yung question. This is a valid question and I would like to reiterate this question, no. Batong pagi ka ni George Masidral, sa panahon ni former governor na anong wala
matangtang sa top 10 poorest province. Unsa may iyang plano nga mahawas ka kita sa kapobrehon? Okay, thank you so much, sir. Nartong panahon na paglingkod na ko 2004, ang atong probinsya pinaka-pobreng probinsya sa tibuok Pilipinas. Mao nga nagbuhat ko og mga programa nga makataas sa ang-ang sa kinabuhi sa atong katawhan. Nahimo ta number 4 to number 5 nartong panahon na. Pagawas na ta sa pinaka-pobreng probinsya sa Pilipinas. Problema lang, humana akong termino. Pero, out of that initiative that I have, natagaan niya ko presidential award. Upap niya presidential award. Nagkalain-lain tuig, nagkalain-lain presidente. Hasta ilang presidente si Ninoy Aquino, gitagaan ko duha ka presidential award. Muna nga makaingunta, sa akong panahon, nagsugod ng tatagtaas, karoon tungod lagi, kaya gibiyaan mo lang ako mga programa sa unang panahon, muna nibalik tapakaot-ot. Number 2 ang atong probinsya karon sa pinaka-pobreng probinsya sa tibuok Pilipinas. In spite of the fact na ang atong internal revenue allotment o karong panahon na national tax allocation is 3,271,882,898 pesos. 3 billion! Baboy! Pero why matay na kita? Nahinat na kita dalan putol-putol. Pero asa na ang kwarta? Okay. Thank you so much, sir. Murag, nagkainit karon kayo with isa kong earphone kaya ito ang room din sa atong Camila Hotel One. Okay. You have mentioned a while ago about agriculture initiatives. At present, narami siyang igbo. Okay? Compared to your high green program o kaning igbo, unsa sa imo ang nauna ang kalainan kay nakafocus man pud sila karon sa agriculture. Dako kayo ang kalingan din. Okay, ang high green mo. Sa dihang nalingkod ko 2004, hangtod na human ko 2013, ang atong high green program nagpadayon, no? Walay walay pagpuas. Ang ilang igbo karon lang tulo ka buwan hapit ng eleksyon, niguwa ang ilang igbo. Unsa may kalainan? Pamulitika. Kay, nga nang karong panahon. Nga nang sa unang panahon, nagwapo kayo kung high green program, ilang ipangbaan mo katong mga sakyanan ng mga katawan sa barangay, ilang ipangbawi ang akong ipanghatag ng mga tabang sa barangay, ang akong mga water system, ang akong mga tankis tubig, no? Ilang ipangbawi. Kay kuno, kwarta ko ng libertoy. Tanawa? Nagkaroon mo kayo lang magsugod sa igbo. Munang suko kayong mga katawan sa kapatiran. Labi na itong ilang gipambawian sa mga sakyanan na ilan, sila nakadaog sa akong mga premyo sa akong high green program. Munang kayo mo po, kanang igbo, binuha mo na. Kaya ano ang isang meaning sa igbo? Ang igbo, elect Governor Belen Oy. Igbo. Pamulitika. Ano sir ha? Excuse me ha? Ang igbo, I'm right, no? Correct me if I'm wrong lang sa naminaw na toro, no? Meaning sa igbo is enhance, gasang, bahan bianom, sa kaumakan. Or something like that. And the same... Ano yung tinawag? Oh, government, the same agriculture officials ng barangay doon, isang migrant, o karoon na igbo. Bitaw, nga tingala ko, nga nung karoon lang ni siya. O na unya, unta, kay siya naman naglingkod, numurag, gobyerno na yun, unta. No? Nato pa lang second term ni Berto, nga na na igbo. Nasugod na rin. Nga nung karoon naman, nahapit lang ang eleksyon. Unya, sa kabukiran muna, kana akong gisulti ng mga, di man akong gisulti anak. Okay. Ang gisulti anak ang mga tao sa bukid. Ngayon sila, Sir, go. Ang meaning nga, elect Governor Belen Oy. Acronym. Ilan yung binawahan. Okay, sir. You have also mentioned, ha, subanin Muslim na imong gialagaan during your term katong tikpo, okay? Tinuod man po na, kay namang ginasin mo ang government programs while you were the provincial governor of Zamboanga del Norte. Pero, dili mismo sa atong Dipolog City, sir, if you don't mind me, we would like to acknowledge also di anak, kay tinuod man po na, para tulog ka po diha na diha sa turno, anini ang rotunda, it represents also the Muslim
Christian at Subanen. So in a way, wala na siguro na siya na neglected kinimianga mga sector sa itong society, sir. Mahuta kung gisunod yun nila ang ilang pauna-una, ang problema ay lahi man. Lain mang gisunod. Gabutan sila o istatwa, pero lain ang ilang gibuhat sa ilang gibuhat na istatwa. Nanuan, ang lanta mo ano, gisalo ang tanang kwarto sa probinsya. Gisalo ang balas, gibadulat bang bato, gisalo ang saminto, gisalo ang kwarto sa tanan. Mula makaibang tanan. Binawang kayo ni. Di ba? Ako mang gunta. Ang ako mang gunta, no? Ilang tang kinupunod, pareho na akong ululo na ako nga naasa istatua niya sa City Hall sa Dipolo. Ako na nang ulo, ibis mo ko na siya. Nga ng premierong pari sa Sambuanga de Norte. Ilang nang ipapa nga akong premierong ibis? Patangan na ilang gustong ibutang. Kung di manggaling, butang lagbulak, kung di bakitan. Kung saan ang klase ng panggobyerno? Is there equity there? Is there fairness? Wala. Sumpay akong kumayahan kasi magdati ako ang batong lolo. Tinood na na. Okay. Si Martinez. Oo, si Martinez. Okay. So, ngayon ka, wala pa mo ha? Ako lang saan sa balyon ang iyang istorya ganina kay Kabaluta nga, daghan kayo sa natanan ang gusunod ka ron. Okay. So, ngayon ka sir, nga daghan ka mga proyekto. And in fact, imong i-upgrade ang atong health system sa Sambuanga del Norte. Labi na ang Biloy and Sindanat ng District Hospitals. So, i-improve din mo na siya. And it cannot be denied na kanang Sambuanga del Norte Medical Center, imo po na siyang project. And you have earned the ire of many people na nung natukod ng Sambuanga del Norte Medical Center at ang panahon na. And labi na especially sa mga fundings, no? Na question. Okay. So, looking back. Oh, sige. Ay, hindi. Face mask mabuta. Lagi, face mask mabuta. Good. Face mask. Sige, mag-face mask dito. And then, sir, looking back, huwag niyo matukod ka ron ang Sambuanga del Norte Medical Center na marang vision ni mo. Then, here comes the pandemic. Okay? So, unsa ka ang atong mahitabo sa probinsya inani nga ang ato ang mga hospital systems dili kay tantong upgraded during your term. Apiki kay tong katawhan. Gani sa akong panahon kanang provincial sa Norte Medical Center. Pinakataas nga ang sa grado sa hospital. Tertiary hospital na siya sa akong panahon. Karon nahimo na lang siya o primary hospital. Really? Kay kulang naman sa mga doktor, kadaghanan mga doktor karon diha. General practitioner, wala na mga surgeons, wala na mga diplomates, mauna na nahimo na sa mbo kayong grado. Pero sa akong panahon, tertiary hospital na siya. Magpasalamat dahil ko kang Dr. Nadila. No? Magpasalamat po ko kang Governor Uy. Kaysa dinang ako naigo sa COVID, niya din ako madala sa Cebu, di na ako gisulod. Itabangan ko sa tanan akong mga doktor, nga naingon ako, nga sir, salamat kayo. Nga ibang mong ibuhata doon hospital, kaya kung wala pa nang mabuhata, dagahan kay mga matay sa atong probinsya sa Sambuanga del Norte. Marunong ako nakahila. Kaya gitagaan ko nila o dako ba nga ako ang banga. I-acknowledge ang inyong honor contribution. Nga. Nga nabuhi ako po, no? Sa pinagi sa ilang tabang ka na ako. Munang pasalamat ko. Pasalamat ko kang Doktora Nadila o babang mga doktors diha karon. Dahil magpasalamat po kong Governor Berto Uy, ngayon ipadayon ka ng hospitala. Okay. Thank you so much. Sa imong term, daghan kay ka mga tangible projects. Isa na ang Zanote Medical Center, karon Sambuanga Norte Cultural Center, kanini ang ato ang provincial capital, no? Provincial jail. Provincial jail, o mga karsada o uban pa. Okay? So, sa pagligid sa panahon, paglingkod sa bagong incumbent na namunuan, ang issue is, doon na kay dakong utang na gibilin, diin, nalimot ako sa exact amount, katong naminaw karon o tinsa makakuha na ito sa exact amount, no? Nga, gi-buy out sa land bank, no? Pinagi sa provincial government of Sambuanga del Norte, tungod kay
pagbiya ni mo dako pag utang ang probinsya wala pa maimpas dito sa Philippine Veterans Bank. Comment. Sayop na sila. Ilang ituis ang itabok na tinuod. Ang tinuod, ang kwarta sa probinsya, dako pa kayo kwarta. Unya, ang kwarta sa probinsya para sa provincial capital, kaya ilang gikiha, no? Naa sa Veterans Bank. Walay labot ang gobernador dili sa kakuha. No? Except kung trabahoon ang provincial capital. Ang ilang ibuhat, ilang ikuha ang kwarta sa Philippine Veterans Bank, dahil ilang transfer sa ilang kagayong banko, dahil ilang kong gideklara na wak na kung ako'y kwarta sa probinsya. Di ba na binuang? Kung ako sa kanang murag pangilag ba sa katawahan ba? Pero ang anong mahaman manila ang provincial capital nako? Kung wak na kong kwarta. Nahuman ako ang provincial capital, bisag pag ilang bikya na pili mo sa kaso, kainom sila, nangawat ko nako, ako kuno kurap ko nako ko, no? Tawakan ko nako, pero tanaw. May ganao ko sa probinsya, makaharang ko sa tanang katawahan nila. Ay, ito ay, kasulti ko nila. Wa ko gikawat sa probinsya, wa ko na dato, o na maayo ang akong mga proyekto sa probinsya. Kaya kung wala pa, kanang sangguniang panlaluigan karon o kanang kapitulyo karon, magpabili na siya nga maot kayo kay hugdon man lang kwarta. Hugdon ng kwarta sa gasolina at seminto. Okay. Thank you so much, no? Ah, murag init na dyan kayo sa tana, no? Murag, earphone nung paniningan ko ni Camilo and Juan, pero kanina ko, smart man doon, sabot ng midaan. Okay. So, ari na puta, sa pang-servisyo. Okay? So, sa imo ang term, muraog, matod pa doon ay mga isyo sa mga daghang litoy, daghang mga buboy, na dili kaayo, wala kayo mutuman sa mga civil service na mga policies. O, diana, nagkalain-lain ang mga empleyado na imong ipangutan kung kay daghan man usab ang dili maayo ang panerbisyo na imong unggipan palakpot. So, do you believe, again, in political patronage, na diin nga katong nanabaw pagayo nimo ng volunteer panahon sa eleksyon, mo po tayo pahaluna ang imutanan na dili na mo muigo, dili na makaservisyo pagayo based on the civil service policy? Usalang ka kondisyon, tulatik niya. Ako ng mga tawa na kipasunod kay DR right for the job. Unya, they are qualified for the job. Na ako yung dasang tao nga ang ilang posisyon, gagmay kayo kay dili sa kwalipikado sa trabaho. Makaingon ko karon. Sila dahi was nagabuhat nga eh. No? Kani political practice which is very yeah. Real. No? Real din siya nga niglingko din mo, daghan yung tao na nabang nimo na kinahala din mong tabangan po sila. Basta, eksakto ang ilang qualifications. No? Dili pa rin karon. Na di na sa sanggunayang pangliwan ng ilang mga asawa, ikaduhang asawa, gatulong asawa, naa sila po sila. Yadag ko ang rango, ang mga karaan ng mga pilang mga ofisyan, wala pinapromota. Ang bank o ba ng lingkod, mao'y napromot. Mag-away na ko na ilang mga asawa niya. Iman ang isang ihawa, bilang daw. Okay. Okay, here's a question coming from Engineer Edelborgo Bebsche. Atong soaking sa Kapiyan sa Lipolo, supporter. Kanunay ni Gapangutana, no? Former Vice Mayor of Lipolo City. May mo pong Mayor sa Makadiyot sa Lipolo City. Matun pa niya na iko. Good morning sa tanan, ilabi na sa atong ginapit na bisita, former Governor Rolando Iyabes, na magpapili o Vice Governor. Yan, question number one, imo na ni na tubag, sir, pero just for the sake na Juan, I acknowledge na to siya sa iyang through sa iyang question. Ako lang niya kung basahon, pero kani number two question muna yung ang tubagon, sir. Unsay kainan sa imong programa nga High Green sa kasamtangan na IGBO program? Ano na natubag? Question number two na ta. Philippines is an agricultural country and Zamboanga del Norte is also an agricultural province and China has tremendously improved its agricultural sector to the extent na ang ilang desert area gihimong agricultural area. If elected, are you going to learn from China its agricultural aspect? Thanks and God bless. End of quote. I don't have to learn from China because common sense tell me
that this province of Zamboanga has nowhere else to go except focus on agriculture. Because this province has no infrastructure. Bono ko pasabot. PPA sila. Ang PPA sa atong mga pantalan sa tibuok probinsya, karaan kayo. Gali dili sila ka karga og 20 footer na container. Karaan kayo, watay infrastructure. Ang atong kuryente mahal kayo. Ang atong tubig mahal kayo. Muna no, ato kita sa agrikultura. So I say to them, let us focus more our budgets to agriculture. Kay tanawa ha. Ang sa Norte, ang Zamboanga del Norte, bisa unsay imong itanom, bisa pang tanom ka bukong sa tao, buhay na siya. Ang Zamboanga, ang Negros, wala yung tanom, tubura. Ang Bohol, maisra. Ang Cebu, maisra. Asa man sila gikag utanon. Asa man sila gikag baboy. Asa man sila gikag mga kusapadya. No? Dire sa tuwa. Kung ano yung ipanta, mo-focus na anak na itong strongest asset sa itong probinsya. Nga nga magtumagunoon ang mati, buhat o dalan nag-negmay. Putol-putol pag yun. Nga, nipis pag yun na siminto. No? Nga nga kung tumatong kwarta, 3 billion, 271 million. Kausit sa kwarta. Buhat ay nakita. Ako siyang katoy. Sila siyang katoy. Kung sa mga yun nakita, sila siyang katoy. When I entered the governorship 2004, my era was only 600 million. But sa akong first year, nakabuhat ng hospital. Sila, ilang era, karon 3 billion, 271. Unsa may nakita? Nakabuhat ba sa bagong hospital? Nakabuhat ba sila o mga cultural center? Ila ba natabangan ang sindangan ng hospital? Ila ba natabangan ang liloy hospital? Nabuhat ba nila o mga kadalanan ng mga roba dito sa gunod, na dito ko kumpang, oh, grabe, buslo tayo. Na provincial road man to. Oh, asan mo na yung kwarta? Where is the 3 billion, 271 million? Asan? Kinsa mo yung buro? Kinsa mo yung madagong mansion? Kinsa mo yung mga 3-story or 5-story building? Kinsa mo yung mga daigahan yuta? Asa yung provincial engineer? Dako pag yuta kayo sa Pinasyo. Nga nung gwapong sekbalay. Oh. Ang akong probinsya ng Indiana sa una, wala yun. Bisag usak ang balay. Karoon ilang probinsya ng Indiana, doon ay yuta, 50 hectares kuno, nasa Pinasyo. Na ilang dibuhat ng dalan, pinaagi sa kwarta sa probinsya. Ha! Makaimunta, gusto ko sikat ng kwarta. Let us focus on agriculture. Let us go back to the basic na matabang sa atong katawan. Okay. Thank you so much, sir. No, nahinit na yung samot. Without me ning name sa ato, may concern lang to. Wala ilabot ang tagdumala. Ha? Iyara pa sa istorya. Okay. So, moving forward. Okay. So, ingon sila nga ikaw, paglingkod nimo as governor for 9 years, shrouded with corruption, and then dunay daghang kang mga kaso, and yet mo claim ka na awardee ka, oh, galing puok program dahil ka presidential awards pa anak, and then kanain-lain nga presidente, yeah, lingkod bayan program parang DILG, no? Okay, presidential award yun. Okay, dayon wala man mo uswag ang probinsya. Kay during your term mo matuloy na himong poorest province ang Zamboanga del Norte. Ayaw yung suti ako lang yung uso akong probinsya. Kay kita rin may gwapo kayong ospital sa akong panahon. Sa Tibok, Mindanao, kita rin doon ay government hospital, tertiary. Kasabot mo siya yung tertiary? Oh. Anong tertiary hospital? Daga ng mga doktor, ng mga surgeon. Daga mga doktor, ng mga diplomate. No? Daga mga doktor na naay mga specialty nga makabuhat og utok, makabuhat og ulo. Wala na nakaroon, no? Sa atong panahon na ila ang atong probinsya, ang atong hudyaka sa Norte, number 2 sa host pa sa festival sa Tibok, Pilipinas.
Pero ang importante na to, akong napa-introduce ang mga produkto sa probinsya sa mga nagkalilain mga probinsya sa Pilipinas aron mahalinan ang atong probinsya. Mabutang may taas ta sa akong panahon. Unya, kalimutan lang dahil nani? Tanang? Nga akong gibuot? Kanang ba akong konbensyo ng sports center? Wala pumunta kayo na, ilan mga basketbolan, siya yung mga pag-umangkon. No? Usig kay Corinto, usig kay Kirkon, usig kay Tanang. Niya yung pagkitang-tang akong halan niya. Kaya ko nang ilag doon eh, pagkabagag no. Kasi ko ako, pero usahay ma, madalabat na sa itong kalagot pa, itong magkwarta mo ganun sa katawahan. Kanya, ang kong gusto mo muna ako, makatangan ng katawahan, kay huna na abya, 25 ka munisipyo, duha ka dakbayan ang tibok probinsya. Unya mo na lang na, ang itabo, luoy ba kaya itong probinsya? Okay, so Jaka sa Norte, daw sikusik ang kwarta. Kumbira dito, walay na-achieve atong toa nga imo ang Mujaka sa Norte. Sayop sila. Ang Mujaka sa Norte, nagdala og mga negosyante gikan sa nagkalain-lain lugar. Kung nakahinundong kayo, kita ra ang probinsya sa una nga mag-export og mga utanon ngadto sa Sugbo. Gani diya sa Sugbo, sa carbon market, dili sila magpalit o mga utanon sa ubang lugar hangtod ay maabot ang probinsya sa Zamboanga del Norte. Maunay resulta sa Hujaka sa Norte. Unya, katong Hujaka sa Norte na ito, gamay ito gasto kay private initiative to siya. Ito'y kwartang dako kayo sa probinsya. Gamay ito, babadang maglagot yung kumingos ba ito ng Hujaka sa Norte. Yawa-yawa, mana. Yawa-yawa, puno. Pero dapat ang tabang sa atong katawan. Sila. Gayawa-awa sila. Sila rin na dato. Sila rin dagang mansyon. Di ba? Ako, nahumakong paka akong pag-gobernador, wala ko'y gwapong balay. Wala ko'y budiga na puno o kahoy. Ikan sa 3rd District. Wala ko'y budiga na puno o balas o bato. Wala ko'y budiga na puno o peoples ikan sa Kutalak o sa Labason. Wala tanang. Ngano wa pa pagi mo? Di man ko kawatan. Okay, sige. Iyari ako to sa next story ha, wala lago tang. Tagduma na ug ang tagiyas sa store. Okay. Nag-init yun kayo, bisa kirkon to rin, no? And daghang salamat kayo sa Biko, no? Gidala na rin ato ni Judge Lester Patay o Ingon Mankang, Alin Patay o si Carl, no? Bubot, nga naghatod sa Biko, lang yan kay Biko paborito sa itong bisita karon nga si Governor, former Governor Rolando E. Yeves. Okay, like pa nga concern, sir. Wala ko may pangunta na? What's unlearned? Sige, papabugdaw sa gamay. Tara si Edgar. Kanya nga po, paan? Si Edgar yan, si Wyatt. Sige, go ahead, Edgar. Okay, thank you. Go. Welcome back, Kapihan. Morning. Kanyang naikab pa ang kamataan, labi na nag-mention ka nga ang provincia. Huwag ilaing concentrate on. Huwag ilaing on mo ang sektor sa agrikultura. That's true, no? Agrikultura. During your hybrid program, sa imong hybrid program, kumusta man? Until now, sige pa ba gihapong gihandong ang maong hybrid program sa katawan sa Zamboanga del Norte? O kung sa may tanaw ni mo, kung sa may nahimo nga kaayuhan atong doang panahon na sa mga labi na sa sektor sa agrikultura ng mga mag-uuma. Muna yung lamit, Gar, kay Nick Atto na ba sa bukit, kay karon di pumuka piki, usuri pumandu ko mga parangay ng lagyo kayo, no? Ang tao naghandong yun, numero uno, land of people. Kaduha, high green program. Maghandong yun. Kasi akong panahon, katunga sa probinsya ng barangay, 692 barangay sa mata. Katunga sa probinsya ng barangay, puro nag-practice og high green program. Kay libre man to sila. Mahatag ko ng capitalization, hatag ko ng input sa production, pero dili paon sa probinsya, dili mangayo o ganansya sa ilang produkto, kung dili papilra report na nila na namaayo o nakatabang sa katawan. Ikaduha, nga nung gwapo ang hybrid program, di na ko magproblema sa probinsya sa daghan kayong mangayo trabaho na dili na ba qualified. Tungod kay nanas na ikaw galingon na hybrid program, kabaligya sila o mais,
makabaligya sila utanon, kagbigila sa pitsay, unsa pamantan ng ilang bibligya. Ganit yan sa sindangan, ibaribaran man dahil ang akong turmer na ko nga, kaulban ako sa hiking program, kay narasuko sila, kay ng ilang produkto, rubber, number one sila sa pangalalan ng sigura na barangay, ibaribaran siya na di siya makuyog ni Bilin Oy, sila. Tungod lagi kay bastos kayo ng ilang ibawi ang sakyanan na akong gipanghatag aron makatabang sa mga barangay na nagtrabaho sa hiking program. Okay, thank you so much, Wyatt. First, I would like to correct ato ang halangdon nga governor. PPA has innovated na po, so may ang mga infrastructure nato sa PPA. I invite you to visit Port of the Pitangaron. Dako na po di ko kalabuhan. That's true, pero kulang pagin mo. Ako gikan ko sa Bureau of Customs. Yes, I am the one who made your port as port open POM. Port Operations Management Office. Ako nagpabuha na panahon ni Gloria makapagal Arroyo. Yes. Pero hangtod karon di mo kakarga o 40-footer container. Makakarga na, sir. Okay. Nana? Mga... Huwag ko kakita na doon na mo yung mga conveyors na... yung gantrit. Wala pa siya. Wala mo na. Bali, muna, kadagana na negosyante din ito ha. Batog yung usamis. Atos lang kuha sila o diba kagyan di oro. Kay wala tayo facilities karon din sa dapitan. Dapitan naman. Including Santa Maria Port, unta. Kaling bitulog port, unta. Nga inyong i-approban, nga dili ang may i-approban. Shukon is, may implemented na 100 million plus project. I hope so. Guwapo na ang Shukon. I hope so. I hope so. We have a drone picture na, and then I personally visited the port of Shukon. Kaysa probinsya, duharang perto nga guwapo kayo. Kanarang Santa Maria Port o kanang Pulawan. Shukon, because we wanted sa among term, gusto na ko mahimong bagong probinsya ang third district. Guwapo kayo ng Shukon because it can avail now the port of Zamboanga. And kitawag na ito og Malaysia, Philippines, Indonesia, Brunei. BIMP Iaga. Muna kong damgo na ko para sa third district. Mas maayo. Oo, mas maayo siya sa... So, kato lang, we have no gantry train pa, kaya pa rin sa South Harbor. Kung asa kagikan dito sa South Harbor. So, pero naatay 40-footer na forklift na pwede siya mo lift sa 20-footer na van. Kana na siya. And then, akong question. Kung if ever given a chance na ma-elected ka diri sa ato ang probinsya as vice governor, unsay una nimong gusto nga i-implement or sa ato ang province? Ang akong gusto mong i-implement una, no? Kanang yung focus sa agriculture. Mugin ako pagkabuhaton. Kaya there's no other way for us to go but agriculture. Mingon sila na, na-develop na, mauni muna. Sayop ko na. Wala yun. Kahit pinakamahal na Corintis, tibok Pilipinas, katang biya. Zamboanga del Norte biya. Kanyang putlan ta Corintis iligan, goodbye na biya sa Zamboanga del Norte. Kaya usara itong source sa Corinti. Muna nga, ari di ko sa agriculture, kay dagang tao mga on, Cebu for example, they have 7 million people in Cebu. No? Ang akong mga produkto doon, akong mais, akong humay, mabaligyan ako dito. Negros, mori niya po, kay tumura sila, wala pa sila ilain ko ang abot. Buhol, bato, maayasan niya po. Kita yun. Unta sa Zamboanga del Norte. Kung ang namunuan sa itong probinsya, doon nalay kasing kasi ng mutabang o tinor sa mga kataw, mga mag-uma, sa mga mangingisda sa atong probinsya. Unta. Okay, thank you so much, no? It's almost 10 o'clock, no? So, mo ato tas commercial break Roy, paungo nga to ang mga pangutana dayon tubago ni after the commercial break sa atong bisita ginawa sa number one pangutana sir is ngano nga nisubot ka na mag vice governor ka ni Mayor Neneng Halosos. And in fact
dapat ko tayo, kamo ko na nag-governor, because you have been the governor of the province of Samoa del Norte for 9 years. Nga no nga, nisugot ka, ni us-us ka. Number two question is, kanay inyo ang paglibot-libot sa tibuok lawigan sa Samoa del Norte para sa karong abong eleksyon, tinanghatag mo mga ayuda, tanang funding anan yung mga ayuda, gikan daw na sa panudanan, sa dakbayan, sa dapitan. Okay? And number three question is, tinood nga naglibot-libot mo sa base sa inyong istorya karon, naghagot ang mga nakita nga mga postings no sa Facebook no sa inyong grupo. Dili ba kaha nga sa inyong paglingkod gisaway ko mo karon nga dili na mo moy galingkod kamo pa nanaway nga mao pa inyong nagtabo ag sa una pod nga naadyoy ma-overlook nga mga places kay dili pa ni mo masangkad tanan. Oo. So, naay na ka-overlook nga mga places during your term as the governor of the province of Zamboanga del Norte. Moto nga sa dihang ikaw pa ng lingkod na mo exit na po ka sila na pumupuli din na nga kadaog, gipanaway po ang imo pong mga na-overlook na mga places. Just the same karon nga ikmo sa inyo pong paglibot-libot sa probinsya, inyo pong nalantaw, sa may gudod nga kwan lang, provincial road, niyang gupa mali kayo, kinsa gobyerno ini, ako sa unang panahon, mauni, blah, 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 okay? So, to be fair and square, atara po na siya i-discuss para po nakatagan po o ma-acknowledge po na to ang contribution sa namuang karon sa lawigan sa Buanga del Norte, that is Governor Roberto Y. Uy and Vice Governor Sinen Alvis Angeles and other officials. So, napay ba mga pangartanan? After the commercial break, init kayo sa tanan, pabog na sa ta. Edgar, go ahead please. Okay, thank you very much. Samtang hindi pa natin padayon ng kapasapos sa pangtana sa atong nag-inusara, nag-inugtong bisita karong buntaga sa kapilan sa Dipolog, Robati Live sa 90.9 Magic FM. Si Kanhi Gobernador Tony Rolando Ulliades na itong bisita karong buntaga sa kapilan sa Dipolog. Atong salamatan ang atong mga sponsors, ang National Grid Corporation of the Philippines, NGCP, pinagi ni Michael, Engineer Michael Sagihon, ang Government Relations and Regional Affairs Lead Specialist. Siyempre, kini, ubos at panikamot ni Ma'am Beth Ladaga, ang corporate community there before, pero na paano naman i-promoted naman. O, pinagkarunay na paibalo sa 52 bilyones sa pisos ng cable station, kung cable project ng Kansan Terminal na anay mutang sa Barangay Ulo, Dakbayan sa Dapitan. Ang pinagi sa mga presidente ng isla si Anthony Almeida, Chairman Henry C. Jr. at Atty. Cynthia Alabanza. Ipalansap kita sa mayong kabubotohan ni Vice Governor Sinin Angeles o Vice Governor Sinin, Vice Mayor Aspirant sa Dakbayan sa Dipolog. Napaliusap ka na to si Congresswoman Rona Labad-Labad, Member House of Representatives, re-electionist kini sa 2nd District sa Buanga del Norte. O yung masab ni Director Raj Don Zidinio, ang itong Regional Executive Director, Department of Agriculture 9, nagpasi sa Pagadian City. Napaliusap ka na to si Congressman Romeo Halosos Jr., re-electionist, Member House of Representatives, 1st District sa Buanga del Norte. Napaliusap kita sa atong bisita karong butaga. Nagpaliusap ka na to ang atong former Gobernador sa Norwegian, si former Governor Rolando E. Yeves, o Vice Gubernatorial Aspirant sa Norwegian sa Zamboanga del Norte. Nagpaliusap ka na to si Engineer Roland Suliba o Katika Cecil Suliba, Chairperson sa Provincial Advisory Council, Police Provincial Office o Presidente sa Dipolog Chamber of Commerce and Industry Incorporated. Nagpaliusap ka na to ang 2nd District Board Member Julius Napikit, Presiding Officer Pro Tempore, Sangguniang Palaligyan sa Zamboanga del Norte, Vice Gubernatorial Candidate. Lain pa nagpaliw sa kapihan sa Dipolo, mao si Honorable Mayor Ivan Hope Olvis, re-electionist ng lungsod sa Pulangkon itong lalawigan, kauban sa iyang Vice Mayor, Vice Mayor Alfredo Baitit, Presiding Officer sa Sangguniang Bayan, Pulangkon, re-electionist usaga. Imbrensa kita sa Petra Cement Incorporated, pinagi ni Engineer Gilbert Cruz, ato kini, lakin ni Mutang de sa Lower Erasan, Zamboanga, Ruas, Zamboanga del Norte. Napaliusap ka na ito, Janus Marketing, na kinahanggan ka ang mga spare parts sa motosiklo o mga four-wheel vehicles na asang katulungan ng presyo sa Janus Marketing na limutan sa Quezon Avenue, Dipolog City.
Kay panagiya gidumala ni Janus Yu, matawag sa telephone number 212-1148. Double J and P Fruit Nursery and Lumber Yard. O kalang kini sa markaniya mga fruit seedlings, coconut lumber, sa ubos ng presyo. Nasa barangay Dingasan, Pulango, kini panagiya gidumala ni Mr. Porperio Nisotario, ang Double J and P Fruit Nursery. Nagpalisob ka na ito sa Tony Peter O. Ico, Ipolog City Councilor and Ex-Officio Board Member, 2nd District Zamboanga del Norte, Presidente sa Philippine Councilors League Zamboanga del Norte, Board Member Aspirant for the 2nd District na itong Alarwigan Zamboanga del Norte. Line of Paliw ka na ito, mao si Honorable Mayor Melody J. Tulin, Re-electionist sa South, Gikan Sumisical Town, sa Lungsod sa Salog, na itong Lerwigan. Nagpalisob ka na ito si Gilbert Duke Magallanes sa Kanhi City Administrator sa Dakbayan sa Dapitan o Board Member Aspirant sa 3rd District, Wilbert Juju Magallanes. Nagpalisod ka na ito si former Zamboanga Sibugay Provincial Governor Romil Big Haloso sa Mayoralty Aspirant alang na sa Dakbayan sa Dipolog. Romil Big Haloso sa ang kasama Growers Association of Philippines kung kagapa alang na sa nagkadaiyang mga kasama chips, nagkadaiyang mga flavor, banana crackers, bundis bangos, at uban pang pang-product. Pagkikita ay si Mang Susan Impinado, ang Livelihood City in Charge sa Dakbayan sa Dapitan. Mga pa-shout out ko sa atong shout out ni Roger Williams at Jennifer King sa audit Jennifer Agustin King. Tingin mo sa ni Andy o Jennifer sa Duha Qatar o kang Joseph of Lady o BB Jinjin sa Toronto, Canada. Nagpulisab ka na ito ang Contender Enterprises Highway Santa Isabel na itong Dakbayan sa Ripulo. Kalan sa likalidad, nagkadayang itasol, bidakon, mga coconut lumber, itaas yung dinibatasa sa Contender Enterprises. I-deliver pag-itinida, Contender Enterprises. O, si Attorney Rosilio Matoy Barinaga. Panelist na ito, Kauban Dres Kapihan sa Dipolo, kani Congressman sa Gan District, kan Hinapsi Undersecretary. O, king masag, karon ng pakilusaw, din sila ko yan sa Dipolo. Attorney Rosilio Matoy Barinaga. O, ang Fantasy Land, dito na sa Gloria D. Dapitan. At ang iyong pagbukas sa Snow World dito sa Fantasyland, huwag ang mga bagong ride no, dito sa Lakwain at Land. Lapina, ang Lakbay Pinas nila na features dito sulod sa Dakbayan sa Dapitan. Fun and educational. Huwag ang mga amenities sa road sa Gloria di Dapitan, imong kapasigabo sa imong mga bisita o mindyo yung tibuok pamilya. Fantasyland Gloria di Dapitan. Huwag ang inatulang restaurant sa Dapitan na Formarine Park o Dampa. Alang sa lamian mga seafoods o ang ambience. Kanyang ipanagiyag ito. Wala ni kani First District Congressman Romeo Nonong Haloso. Sa karon, balik kita sa atong naginugtong na bisita. Balik kang edit alang sa Kapihan sa Report. Thank you so much, Edgar. Nagpabugnaw kita, kag-init kayo sa tanan, kag-init kayo. Musamot pag yung kabuto, unya dapit, tirabuyag lang. Kay ang atong bisita, no holds barred kini atong interview karon sa Kapihan sa Dipolo. Kauban ni former Governor Rolando E. Yves nga madagan karon pagka Vice Governor sa Lalawigan sa Zamboanga del Norte. Before tong atong ipaong mga pangutana, kinilang sa atong palusok nini ang nang di gachat karon ga view no atong mga viewers no. Katukan George on sa to pinigil Silbert sa viewer nato diha nga nag-ask ng question ganina. Yang second question sa kanyala niya, about the third district na himuong another province sa Zamboanga del Norte, dili na maduha na ang probinsya na yun. So, unsay imo ang comment ato, sir? Kini siya sa ako na po, kini pagbuhat o bagong probinsya sa third district, lugay na na ko rin. Pauna, sa ako pang gobernador pa ko sa una. Gani, sampo lang ani na digo na ako kalintan, kanang dalan da sa Dikolong sa Baligian. Baligian. Ako nang gabrihan ang dalan para makadiritso sa ilang poblasyon. Hantod karon wagin na nang gubat na nayo. Provincial road na siya. Okay. Ako nang bahatag portasyonan na naabdi na na makaagi ng mga motor na karon nasarado na port. No? Tugon lagi kay ni Kalintan. Hospital sa Liloy. Hospital sa Liloy sa akong panahon, puno tambal pa na siya. Guwapo ka na siya, di naman niya dipulot. Pero karon nakalimta na po. Mauna nga nagunaw na ako. Ako, pinaagi ni Nina de Lusos, kasi ni Nina, ako ni Sintrutia, nurse man siya. Ang iyang kasing-kasing,
kanyang kasing-kasing sa usakan news, no? Nga mutabang yun, besak unsang may tabo, mutabang yun. Sinigaw ko niya, masugot ka niya ang atong buhato no, bakong probinsya, ang tercero distrito. Sugot siya. Nga naman, nga gusto na kong buhato ng kwan, although ang kasamtaong governor karon di masugot. Kaya ba kung ano? Kaya mawala niya ang ganansya sa cable sa Gutala o sa Labason. Mawala niya ang ganansya sa mga kamagong o mga kahoy dyan sa kabukiran sa Triple SP. Mawala ang coal din sa Gudon. Mawala ang simento dyan sa Gutala. Mawala ilang hindi na gusto ma mahimo sa probinsya. Ako, basta sa kayuan sa katawan, sugot kayo ko. Kay dako ang ikatabang sa atong probinsya kung mabuhat siya na probinsya ang ikatersiro distrito. Aron sayon ra kayo. Nanaslay doon ka congressman na matabang sa ilang mga proyekto. Nanaslay gobernur na maglantaw o focus para sa pakayuhan sa third district. Ang third district dugay na kayo nakalintan sa probinsya. Besa kung sa kadako sa kwartas probinsya, wala kayo ng third district. Gani dito sa Gudor, nato ko sa Barangay Rabat, no? Matay, murag yun o kanang nag-agimi sa kilid sa buntod ang among dalan na provincial road. Nasigit ang panghambok. Ngailan ko nung ila ko nung ipagsaminto. Asa naman ang simtuha? Di ba? Muna ko sugot yun ko na buhaton sila o bagong probinsya. Di lang ko masugot na lain-lain ang ngalan. Kinahanlan ka ng ngalan na makahinumtog tanga siya. Usag yun ka, independent na probinsya. Sambanga Hermosa, binuang mo na. Sambanga Hermosa, Sambanga City. Muna kanta sa city. Oh, Ciudad Hermosa. Ano ang sunod-sunod mo ta? Mga bulok ta? Di man ta bulok. Ang akong gusto, buhaton o kawal yung probinsya at third district. Aron makatabang ko sa katawahan sa tercero distrito. Okay. Pero sir, apil man sila sa mabutar karon ninyo, huwag mo makadaog. Uy, ibulag na ninyo dahil yun sila, nalain ang probinsya. So, dili na ninyo maservisyohan na sila na magbutar ninyo. Ang bakong, ang bakong gobernur, kaya ba kadet, na oh. Kung buko ng probinsya, ang kwarta sa Sambuanga din Norte, kinitubok ang kwarta, kanin 3 billion 271. Tungao na sa... Tungao, yes. Tanan, tungaon. Tungaon ng agriculture, tungaon ng equipo sa, oh. Sa engineering. Mga savings, tanan-tanan. Oh. Oh. Ano mga hamlog mo na? Nga makatabang mga nila. Mas tako pa. Nanaslay gobernador, nanaslay board members, nanaslay congressman, nanaslay accountant, nanaslay mga unsabang officialist. Daghang pa dyan makatabaho. Di ba? Kung ako, kanang kuan lang, kanang galantalong sa akong selfish interest, no? Di na ko nabuhaton. Kaya mawalaan ko, kwarta. Mawalaan ako ganasas bato. O people sa Gutala. Di ba? Sige. Init kayo. Sige. Okay. Dahil pumunta na, gikan ni General Manager Alemarlo Dagpin. Ayan na lang gi-text. Kaya nakamonitor siya karoon kayo. Busy kayong life. Dito na po sa Dapitan. At panelist gikan sa Dapitan City Water District General Manager. Matulad niya, Nay ko. Nasayon ang katawahan sa imong taas na kasinatian isip hepe ehekutibo sa probinsya sunod sa siyam katuig kung tulo katermino isip gobernador. Karon buot ka magpapili isip vice gobernador kung leader sa legislatibo o tigpanday sa balaod. Bisaya kayo siya. Sa imong pagtuo, unsa may nakabintaha sa taas ni imong kasinatian sa ehekutibo patok sa imong kaatbang? Okay. Dako kayo. Alimarlo, dako kayo. Kuno na nga karong panahon na ang atong provincial government walay executive, walay legislative. Why? Kay ang legislative mato karon murag mga itoy sa gobernador. Dili kalihok. Gusto na ko ibalik ang check and balance sa atong panggobyerno. Dili ka naman tugwang mga abogado ng mga board member na mahatlat sa gobernador. Di kasulti. Ipangluto sa nga itong mga katawan, di ayaw tagmakmak ni Maklan, di sunod ang radyo sa, ni akaw sa, ni Maklan. Why did you know? Ano siya ba? Asan nga na ilang powers as a legislative officer? Kanyang magpapang gobyerno doon, doon na magunitulo ka, branch of government. Yes. The very first and very important branch of government is the legislative service.
kung ang legislative service itoy-itoy lang, no? Murag mga pahoy, dili musulpo sa gobernador, dili musulpo sa gobernador. Wow, may tabo na ang gobernador, bahala na siya, bahala na sa pirma, bahala ang kwarta niya, panggawas ng kwarta niya, bahala nag-iskaad, daho kayo by budget. Kay, wa may musulpo niya. Unta, doon ay konsensya. The legislative department should be the conscience of the provincial government. Muna akong pagkabuhaton, makalingkod-galingkod, di ko paawo-pawoy. Kung unso'y naas kong kasingkasan, ako ganyang sulti. Kay makamaayaw man as gobernador. Makibano siya, different views ang iyang madungo. Dili lang ka ng iyang mga tao, mga kasulti niya na, oh, guwapo kay ka, bisag upaw na ka. Ako musulti niyo, go, guwapo ka, pero pikot ka. Pasensya, pasensya na. Muna, na tinudan na alimar ko, akong ibalik ang good governance sa atong probinsya. Okay, speaking of good governance, ato isang balik ang iyong istorya ngadto sa imuang panahon. Was there any instance nga nag-veto ka, veto message, kay wala ka kauyon sa ipanday nga balaod sa sangguniang kadalawigan under your term during your administration? Because if you notice, kita ka ng mga katawahan, nakibalota na inigpangapanya, like your group, hindi ta, sulit ta ha, grupo kita na ha, ayaw yung itaktok isa't isa. Kaya kana sila may makatabang na ko, kinahanglan ko o majority sa guniang palalawigan, sa guniang panglungsod, or sa guniang bayan for that matter, para ma-carry over yun ang tanang projects na gikinahanglan sa mayor, sa gobernador. So, if kanalitan o nagkatibulaan diha, lalay partido, puros kontra ang nasa konsiho, di man mo support, di man mo sutoy ang imong gusto mo project, mo na siguro na gusto po nila na 10-0 uban pa diana. So, I think that is applicable to all. Sa imo ang panahon, nahitabo ba na or wala? And have you kwan mo kang veto message? Wow, na yung kalainan. Doon na doon kay managerial skills, no? Doon na doon kay skills na makikonsensus ka, makikistorya ka sa iyong mga board members before a law is passed. Aron maistoryahan niyo daan. Inigawa sa balaod, purified na, limpyo na. Wa na yung sumpak sa balaod. Muna sa aking panahon, gamay na kayo nga na dito ko, katuro mga budget ng ginagmay. Pero ingon na ka ng mga general laws, like for example, yung passing sa akong passage sa law nga Provincial Environment and Management, no? Office nga kung di na akong gipaundan ang mga pangdaot sa atong mga nasubaan, kami tanan, nibuto. Nga naman, before that, I talked to them. I heard their grievances. Namutana ko nila, unsay may sayop nako, unsay sayop ninyo. Iko ta mag-purify sa usa ka balaod. Mo di tawag ko managerial skills nga wala sila. Okay, imo to istorya gihapon. Okay. Naalay ni Quit diri ha, matud pa ya amigo, ako imong amigo o nga panili status kapihan sa dipolog nga wala ko ni siya dito mitago. Busy lang daw. Ngayon siya, nay ko, matod ba niya, good morning, Dad. Sorry, doon namin meeting. Karon, kindly extend my regards to Vice Governor. Vice Governor na yan, address. Vice Governor Lando Antoo, God bless. Coming from Attorney Rosely Armato, iba rin ako. Nanilansar pagka kunsihal sa dakbayan sa Dipolo. Salamat kayo kong, and I hope that God be with your side. No? Unya, makita kita sa huwanan sa sagunian bayan sa siyudad sa Dipolo. Tandog, sir. Oh, okay. Pero Vice Governor naman ka. Iyan naman ang ditos up. Okay. Isip-isip! Attorney Matoy, isip-isip! Okay. Another question. Matoy pa niya, dili siya magpahingalan. Okay? Hi, Edith. Ako na yan, i-quote na ko siya. Hi, Edith. Your guest is a rare person. Oh, vintage ha. Joke ko na sir, hindi vintage. He is very conscious to the present destruction of our environment. He has knowledge to preserve it. I wish he will walk the talk. Yan
siya. Tingon siya. Ask what management training have he undergone. Okay? Tingnan na. Ako daghan ko management trainings. Gani naka-eskwela ko sa Australia, no? Sa customs management. Naka-eskwela po ko sa Japan, naka-eskwela po ko sa Thailand, naka-eskwela po ko sa United States of America. Upang pang mga nasa sa kalibutan. Brazil, Belgium, apil ako na sa akong diskolahan. Muna nga, kanintanan, in the context of my own experience, ako ni siyang gipadapat sa mga problema sa atong probinsya o sa atong katawan. Muna siya. Okay, thank you so much. A question coming from our viewer, no, si George Masterbal. Unsa ang assessment ni former Governor Lando Yabes kung giunsa pag-manage sa kasamtangang pamunuan sa probinsya ang pandemya? Okay, murag init kayo ni Ron. Murag daghan ko kayong problema. Oh. Kaya ang probinsya karon daghang kwarta. Gikan sa Department of Labor, gikan sa DSWD, gikan sa Office of the President, o gikan sa atong gitawag o kanang atong task force, no, sa COVID. Tagapata, ang problema wala ipagawas sa probinsya. Siguro ilang gulat ang politika. Do kabulan namun lang, ginaghinay lang hatag karon sa ilang mga bugas ng baho, no? Mao na nga dakong kasayupan. Dilit na kwarta sa probinsya, kwarta na sa national government. Gani matingala ka, ang first district nakahatag sa 5,000 pesos gikan sa Department of Labor. Ang ato dire, lawa kayo. Abot asa na punta ang kwarta. Dis na punitag ng kwarta para panghatag. Ang atong DTI, dahil kwarta ngayon panghatag. Ang atong National Task Force on COVID, nahi kwarta ng panghatag. Asa nang nagkwarta ha? Mo na makaimunta. Apiki yun. Ang tambal o tamang sa itong makatawan sa Sambuanga din Norte. Tungod lagi kay, gikongkom ang kwarta na dili ila. Ilang gitabuan o ilang gikagalingon na ilang kwarta ang kwarta sa national government. Para na ko sa'yo. Karong panahon na naglisod ang atong mga tawan, kumatot ang kabukiran, maluoy ko sa katawan na ang tawan, bisag wa sila apil sa listahan, sa bugas, apil ko sila, tagaan ko na mo, tumult sa kagutom. Tumult sa kagutom. Okay. Kaya wala may tabang ang provincial government. Okay, imong hiya ko na istorya ha, wala may tabang ang provincial government. Di ada ko ilain, why were you not able to preserve the natural forest in Triple East Bay when you were a governor for 9 years, kay galit po, awardin na ba ka? Sayop doon siya. Ang atong natural forest niya, first growth, no, sa Triple SP, is 36,000 hectares. 36,000 hectares. Wala ko na iputol sa akong panahon. Naago na siya. Karoon, ang kinikili na nahulot na. Napuno ng hudigan na disipulo kung mga kamagong o mga tugas. O gubang kong mga magang, hard work. Gani ang Cebu, pangutahan na ka sa mga insik ito, asa man pupalit kong mga kawal, mga gwapo, mga kaninyong balay, di polo, kono, kono. Muna ngayon ko ninyo, may galing kaysa akong panahon, ako pang represent ng 36,000 hectares na mawag gitutuyukan sa mga kidnappers na ipang kidnap niya sa di polo. O, sa akong panahon, wabay gikidnap. Sa ilang panahon, daghan ba kayong kidnap? Daghan ba kayong skaa sa dalan? Daghan ba kayong pulis sa dalan? Na? Muna may yung kunila. Karoon ang ato mga kasubaan na nagguwa. At tumong sa lapiang baha. Pulangko. Sa Pulangko. Lantawa ninyo. Giyong sa pagguwa. At tumong si Tanan. At tumong si Ayan. At tumong sa Osminya. Tangan kasubaan, guwa. Kinsa may nga dato. Sila ka ba yan? Okay. Again, iyaruhi akong ito sa namulo ka. May labot, ah. Tagdumala o ang istasyon. Ibibati ko ninyo. Gusto ninyo. Gusto na ba maka na sila mga ilang mga komentarista nila. At maaari dere, anong dimatiwa ko nila. Nasumbagay ang atong text. Tanawa na to, kung unsa iba po. Nasumbagay ang atong text. Okay. Ah, ang pangutan na, sir, na akong pauungin mo ganina related sa pandemic, ilabi na sa iyo ka.
ang inyong ipanghatag ng mga ayuda sa mga paglibot-libot ninyo karon sa Dibok, lalawigan sa probinsya, lalawigan sa Buanga del Norte, kay nang nanuon naman mo, nang hinahinay naman mo, pangamang agi ning amaabot ng eleksyon, ang funding ini gikan sa dakbayan sa kapitan. Tinood na. Sayot na. Kibuka, ang kwarta nga among ipanghatag karon among kaugalingon, labi na gyud sa among party chairman nga si Ninong Halosos. Kung napitay na sa ligan, dili na kaya nga manghatag ni sa mga kadapalay sa Sindangan, Siayan, Katipunan o uban pang mga lungsod, abot ng Syukon, dili na kaya. Kaya ang among bugas, among pinalit na diri sa Mulabi. Muna ang among bugas umot, muna ang baho among bugas. Unya, kung muna ilang sulti, nga nung di pa sila mga hatag, nga dagang mga korte. Nga nung ang ilang bugas ay panghatag, butangan nila o ba ginamos? Ang amos sa Pinas man? Kaya ang among kwarta man. Hadlog man sila. Ay ginamos na ipanghatag? Naa, sa Baligian o sa kuan o sa Butalak. Sure po ka na sila may nanghatag? Sure ko. Kasi sila nanghatag, kaya nangasuko ang mga tao dito. Kaya ingon ang mga tao dito, sa dahan nag-meeting ko sa Panganuran, sa Butalak, ingon ang mga tao. Sir, ginsulto kayo ni. Kami dinidagan ng isda, dagan ng tuloy, dagan ng bulat. Ang ilang ipadala na mo, tulo ka kilong humay, na baho, dayon, bulan. Usaan mo ng bulan, dadagahan mo ng bulan. Asa man ang ginamos? Ngun ka? Apila na ang ginamos, na ilang panghatag. Muna ang makaimunta na, kwarta mas gobyerno, tayo sila may galing ko. Mano man, di man lang ihatag ang kwarta sa tao. Dako ba kayong kwarta? Dako kayong kwarta? 3 billion na, please, pagoy. Muna ang kwarta nila. That is your allegation, ha? Walang allegation. That is the report of the National Tax Allocation System. Dili ba? Kanang ilang digamit ba nga para sa kampanya? Okay. Kung man tayo lang masulti kay, di tayo mo tayo lang na-surmise sa ilang gibuhat kay, kwarta mo na sugar no? Yung kagalo man tayo, nagkakwarta ang DCWD, DOLI, DTI, National Task Force on COVID, o guban pa. Nga wa nang gawas ka doon. Asa mo na yung kwarta din, ha? Okay. Ah, dahil, dawa pa, ha? Kay, balik ka punta. Kada 20 footer in front of his house, kinsa tag-iya. Dili ba na unta kargahan o mga vegetables sa panahon nimo? And then, ngano ato bugas gikan man sa Sambuanga del Sur o Glanaw? Okay. Muna yung ako pangutana. Number one, kada 20 footer nga nakaroon niya. Ako nang gibutang sa una, ako nang gituyo na po siya. Kaya putangan ako na siya o mga produkto sa probinsya para ang mga gida sa National Highway makapalit may anang air productive. Kaya kuha mo na siya, kanang refrigerated van mo na siya. Okay. Ilan ang ipang kuha, ilan ang ipang bot, yun siya lagi. Buhat ang sulok balay, nila silang balay. Wala na karoon, usan nga nila nabilin. No? Abi na ko ban siya nilang balay, hanapin na ng para sila mamig. Para sila mamig. Dili para nila. Ah, sige. Hindi malagi na istorya ha. Aro ilang may mahayahay ba? Ano yung aircon ko ba? Going back to ayuda, kay ato gining emphasize kay pandemic magunta karon. Oo. So, dili tinuod, natutunan mo nga ang funding inyong ipanghatag sa mga inyong ipang-distribute ng mga ayuda, bugas, sardinas, noodles, gikan sa panudlan sa dakbayan sa dapitan kung dili inyo ng mga amot mismo. Okay. Dayon, matod pa ninyo, kusog na kayo, nagkakusog, nag-gain momentum sa inyong paglibot-libot sa Tibok, lalawigan sa Sambuanga del Norte. Dayon, pag-abot pohon sa eleksyon o mapildi mo simbako, unsa kay rason? Kwarta ni Molo. Ang numerong rason, kwarta. Lupig may kwarta ni Matawana. Kay gikan pa sa paglingkod nila hangtod karon daghan kay sa gitago ang porta. Gani kanang Butalak kung ako pasultion ang usa ka barko na nga bato nga cables 50 million ang balor na ana. Pila na ka tuig? Siyam ka tuig. Sa usa ka bulan ka duha mo biyahe ang barko pila ka kwarta. Simple kay ba? Sa akong panahon wa pala. Sa akong panahon ang tanang tao diha sa so, Butalak, Peebles. San Citrum siya o kanang
kanang barangay dia, no? Kanang tao da maka negosyo. Kay makabaligya ng taro-taro nga pebbles, taro wala. Ang makabaligya daw, usa lang yun. Sila o ang iyang brother-in-law nga mayor sa Labason. Mario. Wala, luwa yung mga katawan. Sa Pitawi dahi, Pitawi. Oh. Dili ka, sir, na kulang na sila o kumpiyansa, kulang na o tanang pagbahal, paghigugma ang mga katawan sa lawigan sa Magandang Norte kung panalitin mapildi mo? Dili, di ko matuwa na. Akong kwaan o rason ang sadihang ilansar si Cesar Alusis o gobernador, ako congressman. Hayahay kami, taghan kayong tao, mapil sa meeting. Pero sa dihan na abot ng eleksyon, pili mi. Kwarta. Ipili mi sa kwarta. Ngayon, kayo nung tanga nung binuang. Sa dihan na punta na ko si Berto Hoy sa 2,000 city, akong gilubong sa 72,000. 72,000. Sa dihan ni Lanzar si Cesar. 2010, okay. Nandiyan lang sa Cesar, ang iyan nadawat akong boto, si Tintay Dos Bill, ang daob ni Berto against ni Cesar. Gikopya sa kumilit, ang daob na mo. Mauna nga, apike kay me. Mauna akong kahablutan karon. Kwarta. Tumul sa kadagos ng kwarta, mamalit na ko sila dismail sa dapitan. Mamalit sila dismail sa dapitan. Makaingon bito ko, binuang na, ang akong assets and liabilities sa probinsya sa Dacuan, ako'y gobernador, 36 million ang akong assets and liabilities. Si Berto Hoy sa dihal siyang gobernador, 16 million. Basta atat pa siya ako, amat po pa siya ako. Na? Una. Assets and liabilities. Dili na mga yung mga binuang ka na, kaya ka na siya, public document na siya. 36 million ang inyong amigo. Berto Hoy, 16 millionis. Dagat building, dagat palay, dagat tindahan, dagat gasolina. Ako, wala. Sorry. Okay, so, may apa, lain, sumpagay lang yung mga text na to, ha? Akong basahan ang ayon ko. Unsaon man ang cold storage sa San Pedro Rapitan City, wala na magamit kay sikanhan ang makina sa imo maninga panahon. Comment. Muna sa'yo. Wala ko na dawatang San Pedro cold storage sa akong panahon. Kay gihatagan ko sa agriculture o guba ng makina. Muna nga, doon naman may memorandum of agreement between the provincial government of Subonga del Norte represented by the governor. Unya ang Department of Agriculture ngang maintenance ana, security ana ug ang uban pang mga buluhaton ana, pagpinsa na ang provincial government ang magbuhat ana. Wa na ko na dawata hangtod karon na pay korta sa atong provincial counter nato o sa atong tosero kay na pay nabiling korta da nga unta igasto anang cold storage. Ikaduha, gipangayo na ng cold storage sa kapitan. Giaprubahan na ni Secretary Din Secretary Piñol, no? Dauso pangunahuna ni Gobernador, di na po siya mahatag kaya gusto niya malata na lang ng cold storage da. Kaya kanaunta ako mo nang gibuhat para sa mga tuloy aron ang mga katawhan na nagbuhat sa dinas dili mahutdang o tuloy sa diha na wala na ituloy sa atong probinsya. Ang problema, wala niya ayuha pagdala ang mga proyekto. Kung ako pa nila kalikod, kihanan mo siya. Kaya naamanggod ang memorandum of agreement between the provincial government and the Department of Agriculture. Nya karon ako yung lipas ang inlan. Ihatan nyo na ako na. Ako'y bahalaan. Ako ng padaganon. Okay. Thank you so much, no? Bahin ko no sa akong pangutana, nga nisugot ka na mag-vice governor ni Mayor Nene Alasos. Actually ako, sa dihan na parok ko sa pagkamayor sa Dipolong, yun yung sakit akong dugahan, kaya akong lahat ako mong kwarta yun ng pindita. Natay dagang ideas, natay dagang gugma sa katawan, pero wala na
balike o ubog mapod ang ila kwarta muna nga na pilita sa Dipolo. Di na ito kumulang sa Dep, undang nga ko sa politika, 72 years ako naguta. Ganahan ko nga, suri-suri lang ko ba? Tanaw ko mga guwapong paas dalaga. No? Kasuri-suri ka. Ang problema, kay pagsadihan, nihangyo na ko si Sisa Malusos, na siya akong gobernador. Di ko kumalibad ni Sisa. Kay kanang Sisa, ako ginamigo, bro, isuon ako na. Kaya sabihan, nibalin si Cesar isip usap ka congressman sa 3rd district. Dahil si Nini ang nihangyon ako. Lantaw na ko, pareho may dughan. Pareho magkasing-kasing. Ang among kasing-kasing para sa katawan. Ang tao pagod ninyo, ang among estado, si Nini, mayor sa dapitan, 9 years na. Iyang balay, tanaway ang balay. Ikumpara rin mo kang Daryl. Kumpara rin mo kang Berto. Kumpara rin mo sa mga amigo ng ilang mga tindahan. Kumpara rin mo ka ng Ilins Buling Ari Karun na 4-story building na. Simple na na yung balay ni Nini. Duhar ka kwarto. Sila ang duibig, orga po, tulur ka kwarto. Wala sa kahol rin pong balay. Muna ang makainong ko nga, gwapo si Kunin ko akong kuyugan si Nini. Kay ang akong mga natunan o akong mga naistudyuhan o akong naagian sa mga naagit panahon na ako gobernur, makatabang ko niya. Last na simula ko ni, nung lansar ko aning pagka sa politika. Kaya huwag mo kay kwarta. Gani ka ron, hantog ka ron, huwag kay kwarta. Nauta na bitang uban, ano hindi man kumulan sa gobernur ko, huwag kay kwarta. Tinood mga gilpon, huwag kay kwarta. Pero tungod lagi kay Sinini, akong panlantaw niya, taas kay siya kuan ba? Taas kay siya panano para sa ugmaon sa itong makatawan. Sakyan ako siya. Nga gusto na kong usbon ang mga kahiwian sa mga niaging panahon. Sama sa mga board members o diba, sa ngunyang panaligan, na huwag buhat. Anilang buhat, uyab ra. Okay, imo gaya po ito nga. So yeah, ay labot ah, nagunuan. Iubulan ko. Okay, from June Velasco for Governor Yebes. Unsa may tinuod, doon na ba'y kwarta ang probinsya nga nahibilin, paghawa nimo para mahuman ang Kapitolyo? Kay wala naman kunoy kwarta para ihuman sa Kapitolyo, sumala sa sulti nila. We want the real truth. Ang tinuod sa mas sulti nimo, doon na'y kwarta ang probinsya. Ang problema lang kay ilang ang katawan. Ang kwarta sa Veterans Bank of the Philippines, ilang gisirado ang account, dayon ilang ibutang sa land bank, dayon nidiklara ang akong trusiruro nga ako'y gapawin, nidiklara nga wak ko na'y kwarta ang probinsya. Pero na ang kwarta, problema lang, kay ilang gimuni-muni ang ilang gituyok-tuyok ang kwarta. Kay mahuman ba ko ng atong probinsya karon? Kung wak pa'y kwarta mo bibigin ko, ang atong kapitulyo ko, kung wak pa'y kwarta ang bibigin. Ila kong gikihan, ila kong giinan nga, nangawag ko, anang kwartas kapitulyo, nga kurap ko na ko. Tanan na lang, siyam kakaso ilang ipain. Puro na-dismiss ang siyam kakaso. Salag ka na yung laing pora sa justice system. Matay mong ta, unsa may tinuod ay. Kanang kitaan ninyo na dismissal sa mga kaso, o kanang nauman kapitulyo, o kanang ilang pang tumutumong istorya. Sige ko na, inyo ko na muna-unaw ngayon. Okay, thank you so much. Karon nga election, matod pa nila nga murakog kanang puros ba mga nagkukwensa nga nagkuan, nagbangga, no? Okay? So, sa inyong grupo nga diha, dili na ingon nga, ang sa diha, nag-issue nga token candidate, okay? Nga token candidate kuno si former governor sa Sibugay, Romela Lusos, din isa na bayan sa Dipolo, no? Kay Mayor Daryl Cono incumbent o guban pa ni kanin Mayor Evelyn Uy. Karon sa inyo ang grupo, starting from Mayor Nene Halosos, incumbent na mayor sa Dakbayan sa Dapitan, yun ay Andy, of course, kay nanong lang sarma. Ikaw, para pagka vice governor, former governor of the province of Zamboanga del Norte. Dito sa Dipolo,
ang nilansar pagka mayor sa Nakbayan sa Dipolo, tulo man ni siya, pero morang duwag yun ang dagko dikay nga mga pwersa nga nagbangga. Sabuk-sabuk ko naman. Ha? Hindi mo lagi na istorya, ha? Sabuk-sabuk ko ba? Lagi, sige. Pero without naming names, okay? So si incumbent mayor Daryl Haloso, versus former provincial Sibugay Governor Romel Halosos, no? And then, ang iyakong kandidato pagka-vice mayor, ilados nga katawan, no? Broadcaster, journalist, si Junal Ijunar Zamoras. Versus the incumbent vice governor San Angeles na magpapilit karon o vice mayor sa lungsod, sa Nakbayan, sa Dipolo. So, kini nga mga pwersa sa congressman, Janjan Halosos, congressman Romeo Halosos Jr., versus po dito ni Pimpin, uy. And then, dito po sa second district, free. No? Kay, huwag man ninyo pakontrahi si congresswoman Glona Labad-Labad. Pero dito sa third district, toa dito, si congressman Cesar Halosos, na wala po napili, kundi tungod kay na-expire na yung term. Versus sa anak mismo ni congressman incumbent, Isagani Amato. Ini niya ang bakapulisan nga ng Gibanga. Unsa inyong mga chances? Kay mga dagko, magpubo mga pangalan na kung may mga accomplishments. Dako kay chance. Dako kay chance. Di lang yung basta. Di lang itong history is kwarta. Kung kinaagman lang, no? O binuhatan, o mga experiences, dako kayo ang advantage sa among grupo. No? Kung ano napagun ninyo? Kanina sa Dipolo, kontrahan sa former governor, guwapo kayo ang iyang organization karon sa Dipolo. Kibalo ko nga sila Daryl Oy, ilan po kong ipailang kaso manggaling karon ni Daryl Oy, libel ko no, kay ako mang ipang question tong pakuda o mong sapang mga puan, nga ilang, ang ilang kakadehanan na hadlokon ka kaso. So, kung di lang mahadlok na si Romel, o kaso, no? Dawag si Romel. Kaya kung lang taon na, kay Balo na ang katawahan, kung sa kitunod na nga naitabo sa Dipolo, mayor ka, makapuhat ka sa kabili na dako kayo. Mayor ka na makatagiya kang amigo nga ngamon. Mayor ka, ikaw tagiya sa mga ginagmay negosyo sa Dipolo, including the Sardines. O mga sanina siya ng asawa, nga baligya. Mayroon ka. Muna nga kung kaya unta nga. Ang saan yung klaseng panggobyerno dahil? Giponting dahil siya negosyo. Giponting dahil siya ganansya. Asa naman ang kaayuan sa katawan? Mauna nga si Romel dako kahit siya. Chance na mo daw. Tungod lagi kay kamita na. Ako mga tao sa Dipolo, ako pinagitapang para kang Romel. Aron na sa niaging panahon, gamay na malandyo kayo ng mga kalusot na ta, di tumuha lang ni Guwang ilang dagok ng korta, no? Maurigal po ng panahon na. Kahit sinunong karon, iyang gitakapan si Romel sa tanahan nga kami ang kaimanan. Naingon siya na ako, lan ako nihatag ko ni mo sa una, maura ni. Tungod kay di man ka na ako anak. Kani anak na ako, tripliho na ako. Aron ba kanong mga ang mga tao kasabot ba? Kaya gano'n ko na itong mga tao din nga nawakota. Oh. Kinasabot ang ginagbibuta. Hindi, bakit ako? Ano ba rin nakusot eh? Tuno na ako, kinasing-kasing ako ah. Undangan nyo ng korta. Kuno na ano yung unsay kayuhan ninyo. Tanaran nyo ka ron. Ang inyong mga motor ninyo, inyong mga balapal, di ba kadaga? Bigpang-ilisan sila ah. Oh, di galing mo ka-parking, magkasa ka lugar. Doon sa kalugan, tungod kay sila na. Kalawa ninyo. Yung sa mga problema na itong mga Pilipino, hangal ta. Magtaga-taga may importa, subot na ito. Uspo na ito na. Okay, thank you so much. No? Wala, nagbimumbuto na ko. Basta muna ko. Muna ko si Tech. Bibo. Okay, Lando Bibo. Okay. Gikan niya ko ni George Masibal. Ingon man, amigo man mo ko no, ni Governor Berto. Unsa ka tinuod nga si Governor Berto ko no, lisod tambagan, apan sayon ko no sulsulan. Apiki kong tinuod ni.
Kaya ni kadayon yung pamutana, bahin kang labad-labad, kumusta naman ang inyong koalisyon and or understanding, masolidify na ba ang pagtinabangay? Okay. Sample na ako sa rayon. Daling masutsulan si Berto. Amigo mo, Berto. Barkada na may na, lutuan ko niya utang sa unang panahon. Sa dihang wala pami, di pami mga politiko. Pero usa lang yun. Kanang iyang engineer karon nga naglingkod sa Pinasyo, kadako kay yuta, dako kay balay. Pinsa na engineer? Mayo na musulsul niya, mabutang, engineer, makabalay, ginanak pa siya. Pinsa na engineer, sir? Di lang kumusulting kinsa na engineer. Oh, pero kabalo na siya, kung kinsa siya. Okay. Bantay kay susunod. Kanang imong 50 hectares, ako ganun yung pabawi. Sabi ko din, no? Huwag ka na yung dalan ganun ng inyong gibuhatan yung program of work, kwarta sa probinsya, para lang yun sa inyong balay, kaya naman ko yung balay, tupad ba siyang Berto? Bantay mo. Siyara to, honey, yung bantay, ako yung labot. Okay, sige. Katuyan, ikaw ang pangunta na. Kasi ikaw ang pangunta na, sige na, kaya pikin natin panahon. Bahit sa akin sa to? Bahit sa akin sa tuyan, ikaw ang pangunta na, kaya ako ta. Sa limang na panahon. Kaduloy naman naman. Okay. Ayun yung ang masolidify ba? Actually, wala yun din mga kanang fixed alliance, no? Strategic, no? Strategic cooperation ang nitapo na mo. Cooperation sa mga butang na maka-advantage niya, no? Kunya, cooperation sa mga butang po na maka-advantage po na mo. Si Dodoy, ang hiyan dito sa mga gobernador. Gani ako, akong nantaw ko na ako, iyang ako yung basic gobernador, kuyok ko. Kaya nakita na ako, kani Pilipino, no? Maulog yun. Di paro ano yung mga pikot. Ngaway kaulawan, kawama sila parite. Tanawa ang sindangan. Sindangan, progreso kayo. Guwapo kayong sindangan. Pinaagi sa mayor na si Dudu Labad-Labad. Manang kayong ko. Mayroon ta kung gobyerno ang gobernador. Pilipino. Niyang huwag pa'y pangunauna nga makagilan siya. Huwag pangunauna nga baligya o siminto. Huwag pangunauna nga baligya o palas o kuhan graba. Huwag pangunauna nga mga parinte o mga pagkumangkon o mga kontraktor sa mga project. Kadaan ta kung gusto. O muna kung dugay na kayong ginanggo. Naunta si Dudu, magaganda siya gobernador. Pero karong panahon na gusto niya mayroon man siya. Huwag siya kontragor. Niyang asawa po, huwag kontra. Kung hindi ganun, strategic alliance ang pagkabuhatan niya. Isa di isang sugot, pero kami makik-alliance kami niya. Okay, thank you so much, no? Inon, sabi, Gori? Provincial Engineer Gori? Igor ako kunibasa, nag-text na kami, nag-text ko. Igor ako kunibasa. I reserve my right not to be incriminated. Okay. Kada po sa seryos mo niya, naada po dako na multi-million post-harvest equipment sa iyo mga panahon. Karoon wala na himuslan. Nga naman. Kana siya sa Department of Agriculture na siya. Duha ang akong bibuhat na pinagi sa Department of Agriculture. Ang Usminia post-harvest facilities para sa mga mais. Naapo ko gibuhat sa Liloy Gapon, Department of Agriculture na po na. Way labot ang probinsya na. Ang probinsya ni Hatag Ugluna, tayo may hatag o gamay kwarta para mabuhat ng proyektoha. Kailangin mo natin kayo ta. Ang tanang harvest ng mais sa probinsya, i-process diha sa Usminia. Dahil yun, ibuta mong silo, iba mong sa silo? Kanabang kwan ba? Subandang sa mais. Dato na sa Batangas, unta. Galing ang problema lang, sa dihan na usog na ang panggobyerno, bago na ang Secretary of Agriculture, nawala sa iyang pangunauna kanang project na sa Usminia o sa Liloy. Dili na sa probinsya. Sa Department of Agriculture na akong gisakya na para makatabang sa atong katawan. Kaya kay Baloko ng Usminia, number one product is corn. Liloy and other municipalities, mais gapon, makatabang ang takop. Ang problema lagi, kay nabago ang pananaw sa bagong Secretary of Agriculture, nawala. Okay. Sa niaging election, 6,000 ang biya nga buto ni former governor Batok Siang Takman. There is an appearance to follow. Is that true?
ha? Bisan wala ni buhi og daghang kwarta. Unsang chances ni Romel this coming election? Dako kayo. Dako kay chances kay karumbak ko pala ang bor pa lang. Layo na kayo siyang panahon nga nag-organize na siya. Gani, na-organize niya happy tanan na katawahan din sa Dipolo. Kung sila ni Daryl na sila kagaling nung captured votes, namang din na siya captured votes nila. No? Pero kanin Dipolo, doon na din siya 20,000 katao na di gumabutos mga oy. 20,000 katao na di gumaboto. Bisan bago kay kwarta mo, boto ganin mo, gamay na lang kayo ang buhaton ni Romel para mo daw siya. Sa akong lang tao, kanang iyang lihukan ko ni Romel, kanang iyang pagka-mura siya o kanang barkadista, daog na mataana. Plus, dahil gamay ang kwarta. Okay, thank you so much. Napay question rin, 900 daw. 1,000 ribiya. 1,000? 900 daw ang fertilizer. At sabiha, karoon na 2,000 na kuno pesos ang fertilizer. So, pwede ba mga ayaw kunong subsidi ang mga farmers panglitan ng makadaon mo? Matod ka, Engineer Bipskip. 3,271,000,000 ang kwarta sa probinsya. Makahatag sila 100 million sa iskaa. Nganong di matakahatag o subsidi sa agrikultura? Gawas pa na na, nahatay ko galingon ng mga kursus naturales sa probinsya. For example, kanang Agiri, das Manukan, puspit na siya, fertilizer na siya. Mato ka sa gudog, na ay kuiba na sa gudog na puno o guano. Puno, dagantag sources of mga fertilizer. Ang problema lang, kay giuno manggod, kung asa sila makaginansya. Di ba? Daghang guys lagi pamalit ng mga fruit, mga bulldozer, mga otsada, wakin na tagay ang agrikultura. Okay, another question from Engineer Webstein before our last question kay kayo last question, taga na itong at least 10 minutes no, na makakuan ka. Kay nakaumong mandirihan itong last question ko. Ang national government mga pag-ugluna sa usaka graduate sa BS Agriculture, if elected on sa additional incentive, inyong ikahatag sa mukuha o kurso ng agriculture like farm implements and inputs. Thanks. Yes, your microphone. Ako programa sa zona. Lagi ba? Yes, your microphone. Ako. Sige. Ako nang isip na zona. Actually, gali ang problema. Huwag na yung panahon kay third-turn man ako. Namalit di ako mga taktura. Dayon ako may pangkuha ang ato makadugong mga subanin sa bukid o mga Muslim kay akong talantaw na magalingkod-lingkod na magusta mahapon. Akong gusto ba ito na ako silang i-train to tiska ako ang sa probinsya ang mga kagamitan. No? Makabalo silang kumpuni o taktura o diba bulldozer. No? Mayok kabalo silang mapadagan. Kay gusto na ko silang i-export sa Japan katong mga nasod nga nakinahanlan o mga farmers nga kinahanlan ng mga modern na kagamitan. Japan, United States of America, European Union, no? Korea, muna siya nakinahanlan. Kaninta nga itong mga tao sa kabukiran na naglingkod-lingkod sa ilang mga kahumayan, gahulat o kanusa sa ilang mga kaon, ako na sila ni-train unta. Usa na sa akong programa na gusto na ko pagabuhaton. Second to the last question. Unsa man imong plano kung dako na ang budget sa mga LGU kay sugod June 1 implement naman ang Mandanas Garcia ruling. Inaw na. Under the Mandanas law, no? Ihatag na sa province as a national government without the local government asking. Diretso ang kwarta na halin sa customs duties, sales taxes, uban pang mga taxes na sa national government, karong panahon na wala man na siya. So nakadaog man si Governor Mandanas sa Supreme Court, kung diin i-sulte Supreme Court niya, i-download na ni Makabraha. So kaning kwarta sa probinsya nga 3,271,000,000, mapunan na siya 44% gikan sa kwarta sa national government. Apil na ang PPA na, nilang kita sa PPA. Oh. Matang kita mahilabot sa mga local governments kay ilan ang kaugalingon na ira di mahilabot ang probinsya na supervision lang ang probinsya. No? Sana siya kuanta sa provincial government ta.
ang ako anay windfall may windfall money siya. Okay. Kung pananglitan makadaog may kanang windfall money kanang 40% out of 3 billion, no? Money akong ipunting sa agrikultura. Unahan din akong agrikultura. Aron na mahayahay ng atong farmer. Unya, ipalit na ko na magbotagdag kong mga budiga sa probinsya. Inigabot sa panahon ng magsangki na ito sa tumais. Inigabot sa panahon ng mag-anid na ito sa humay. Kanyang mga insik din niya ilam ni pamurpuan kayong presyo sa Bipolo. Ang provincial government ang mapalit. Aron ma-equalize na ko ang presyo na ilang ihatag. Dili malkansi ang mga pobre mga mag-uumang. Pao na sa probinsya, kita mo pala sa ilang produkto, inigabot na sa panahon ng mataas ng presyo, ato na siyang i-amlo. Alkansi ang probinsya, pero lipa ang tao. Muna itong pagkabaton. Okay. Adi ako'y pangutan na, willing ba mo mo atin o candidates forum para makigdebate sa inyong mga katma? Kaayo. Kaayo. Nga gusto ko na ang mga panilis na ito yung mga hambugirong mga panilis. Pagkita niyo. Arong kita ang katag. I-define daw lang sa nangbugiro ng kapalit. Ano ka sila ba? Sila ba ang bais? Ano sila ang tunayoon? Ano sila ang pinjan ng mga kuhan niya? Nga ilang mga tigpamaba, si Lubaton. Katawa to! Pwede tayo ba? Araw ang katawa, makibalo, ma-purified na to ang mga questions. Okay. Last question before ka mo in, extra, no? Ano sa imong comment sa matumpa sitwasyon diin nga na-involve ang Osaka journalist sa ABS-CBN na si Dina Diestro na gibugaw kuno sa gobernador during the visit of four senators kani atong ni Aging Simana. Ano niyo makita ang kawalay batasan na ng tao mo nagpahawa si Dina Dina Castor na siya? Diestro. Diestro. Nagpahawa niya. Kita ang mga opisyalis gobyerno sama so sama sa decision sa Supreme Court. Let us not be union skin. No? Dawato na to ang tanang mga ipanglabay ng mga pagpuna sa atong mga binuhatan. Kaya nagpapili ta sa tao. Kaya mo surpisyo ta, dili ni nana. Kung imong putlon ang katungod sa usaka mamahayag sa imong opisina niya, pakaulawan pag yun mo. Di na mo. Di na makiginoo. Kung ginaaman kay Ginoo, sige mo kang sulti nga, Jesus loves you. No? Kanaraban Jesus loves you. Maura ba na yung ilanang kontrasinyas, nadilidak po ng mga clock niya. Gilikan sa gutalat o katong nagkuhang mga kahoy. Mga polis, dili mo undang ang polis na dili mo bantay ninyo. Basta Jesus is Lord or Jesus Christ is ano, di ko na undangon sa polis, di ko na erkisa. Kaya kang gobernador ba? Sige. Oh. So, mo tayo ang tambak. Muna akong tambak. Luoy kong Dina, Dina Cas, Distro. Yes. Kaya si Dina, neutral ko na siyang pagkatao. Gali ako, sakit na itong dugan niya. Ako pinag-isingin lang siya na katong higuba na nga itong beach house na ko sa diyan sa Sikayab, no? Ang higuba sa ABC-CBN na ako anak ko noon, namalag ko ng boto. Mawa ka ba yun? Pero, pagka nga nga kita public officials, no? Niya sila nasa sa fourth state sila. Ato isang taga-katungon kay that's the only way to purify and clarify the issues. That's the only way. Kung imo nang di sa tugtan, niya imo lang pawaon, ilas lang imo lang pakawawan, di ginamao. Di ka ang yan, mahimong gobernador. Kay wa kay batasan. Para nako. Okay. Thank you so much. Salamat. Wala na kayo imit. Mahali na sa starting points and statements. Ikan sa itong mga bugtong na bisita karong taga. Former governor of the province of Zamboanga del Norte and vying for vice governor. Ha? Napaita? Time? Six. Minutes. Ah, isa ko kayo yung party points. Okay pa? Oh, sige. Ah, Edgar. Sige, Edgar. Sige. One question. Go. Pandemic. Dagan ang gaingon sa nga ang pandemic is a barometer. Kung unsa matang sa panerbisyo, ang mga lideres, o kang gusto mo himong leader? Do you believe in this? Kung dako ba ni? O sa inyo karon, labi na political season karon, no? Apit na eleksyon.
dako pa ni og kututya ko lang kahimo sa atong papanya karon. Dako kayo, dako kayo kay atong lantaw sa akong suroy-suroy ang tao nangita gigud tawon og mga alibyo gikan sa national o sa provincial government. Ang provincial government wa kata. Mao bitaw na maluoy kanila na naiusad ako no nga ilang gibawi ano bugas na hilak in town no kay dili lang tao mo nang kami ang among konsa mong grupo tanang balay kontra o dili kontra tagaan namo kami maghatod dili namo sa patawag kami mag house to house na paghatag sa among mga among bugas ug among mga kaninoto o kaning noodles kana sa dinas. Amo na siyang gibuhat. Tungod lang kay nakahibalong eh. Nga ang katawahan karon gutom. Gutom. Honda rin panahuna na ang provincial government, ang local government, matapang sa atong katawahan. Tiyari man akorta sa gobernador. Korta na sa tao. Kanang gihatag ni mga wala ba kay labot na ng national tax allocation system? Nudawat na nga, wala kay balong kinsa ding gikan ng kortahan. Ako na balik ng tao. Hindi kayo nalang atong tugot-tugoan. Hindi ato tabangan ang atong mga katawan. Hindi kay Sus marusin. Marabag. Unsa ka magumuno ako naman. Kung pa'y tubugas, asan pa'y tubugas? Ato sa top plaza siguro. Top price. Oh. Muna kahaan ang bugas. Di ba? Di na ito kong tira. Sama ni madiritso na ito ba? Wala na si time, ha? Pangayon na kita parting words and statements. Nika sa itong gabinog to, nabisita ka ng Muntaga, former governor of the province of Zamboanga del Norte, and vying for vice governor of the province of Zamboanga del Norte. It's coming May 9, 2022 elections. Attorney Rolando Enrique Sierras. Dagan kay salamat unya sa itong mga katawan sa Zamboanga del Norte. Labi na ang buwakadakbayan sa Dipulong Lupita. No maanin niyo. Nagkaroon panahon na, mauna ni panahon sa pagkabaguhan. Change is coming. Among gihangyad ninyo, usak at panggobyerno na para sa katawan, gipunting sa katawan. Gani ang akong panguna, dagang kong kayo nga pagkabuhaton. Sa sangguri ang pangaluhigan sa akong part, na mahimo naman niya po, naniguro na po, nga mahimo kong vice governor. No? Ngayon ko ninyo nga ang pangunian panglalubigan sa probinsya dili o dili magpa-under sa bisag kinsang tao kung doon natin mga saloobin, doon natin pangunauna na gusto natin ipagawa o makamaayo sa katawan. Gusto ko nga doon ay check and balance ang atong executive o legislative department. Gusto ko nga board member kung doon ay gikawat sa tresuriro, sa opisina sa tresuriro mo, tindog ang board member, ang mga tana, nga mo, tinood ba niya? Gikawag na kung tinood niya. Gusto ko makibalo nga kung doon na mangyari, gipatay, nga pinirisyo na atbang sa Department of Justice. O doon na mangyari mga gipang priso, o doon na magigipang sulod ng mga radio station, na ay board member na mo tindog. O musulti sa gobernador, go, ayaw na po ato. Provincial, parang, direktor sa polis, ayaw na ibuhato. Si Maclan, ayaw pa suto, ayaw pa nakwa. Nala ba? Muna kung gusto, dahil gusto ko na to, na akong mapadali ang pag-implement sa Mindanao Railway System. Kay maunay makapaburot sa atong probinsya. Kung naunaan ninyo, kung kana siya mabamulaos, anak na siya doon sa Palawan, sayon ra kay pagkarga sa mga container vans, padulong na sa Subo, Batangas o Manila, ang atong presyo niya sa humayo, mais mo taas, dili pareho karon, nagkikontrol ta. No? Gusto po na ko ibalik ang mga programa na ko para sa mga Subano, mga Muslimin, o uban pang mga tribo. Kung diin maka-appeal sila, o ako sila mahiyakayat na ma-appeal sa mainstream, cultural, o culture of society sa Zamboanga del Norte. Kaysa akong lantaw karon sila, nabiaan din sila. Dayon, kanang tungod kay taas kay nga itong kurinti sa Zamboanga del Norte niya, watay source of electricity, usa ra gyud, kanarang atong sa iligan, na
Hydro, Hamera Christina Falls. Gusto na ko na ang probinsya mag-una, pinagi siya ang gamay ng kwarta, magbutang ta og solar power na station para na sa ruwan ang kabukiran mo na diha. Anong bukid ato ng butang ng mga solar para mabarato ang atong kurinti sa atong probinsya. Ang dapitan kanin sa atuan, tagaman na ng hangin diha. Magbutang ta windmills, wind power, para makatabang sa atong saniko. Kaya karoon, labihan kataas. Ako magtumatingala ko sa balay. Tuluran mi na muyo, 20 mil lang akong bulan sa kurinti. Pas kang kaita. Order pa kong sulido. Kunya, Mindarao Regional System. Atong ipandingan ang atong agricultural initiative sa probinsya o dako nga pahat pinaagi sa kwarta kanang 3,271,000,000 pesos. Magkuha ko itong pahat na para itabang na ko sa agrikultura, subsidy sa farmers, pagbuhat ng mga irrigation systems, mga unsa ko lang nga makapataas sa atong paninibu sa itong mga mag-uuma. Okay. O kanang pagbuhat o bagong hospital. Gusto na ko na dili mapuno ang Zamboanga del Norte Medical Center. Gusto na ko ng sindangan, kaya kataas naman sindangan, mas lupig na magaling dipulog sa progress sa sindangan, akong butangan o gwapo ng hospital kanang sindangan medical center na tag-iya ang probinsya. Liloy, mahimo na mas lang bagong probinsya, ako po silang butangan in preparation for there being a provincial new province. Ako sa butangan o bagong Liloy Medical Center. Dito mo una-una ang siya. Dito mo una-una ang kwarta. Ang ato asa ta makatabang sa katawan. May buntag, dagar rin salamat. Ganatong tanang. Okay, salamat kayo. Relax na kayo siya noon. Ang parting words, no? Gani na ah. Grabe kayo. Init kayo sa katanan. Init pa sa hot spring. Okay. So, dagaki salamat sa tumisita karutaga si former Governor Attorney Rolando E. Yeves, ng mudagan pagka-Vice Governor ini sa Laluigan sa Zamboanga del Norte, kaubad sa itong panelist, Wyatt Aka sa Philippine Ports Authority, si Edgar Soranda, si General Manager Alimarlo Dagpin sa Lipitan City Water District, tapos si Julio Salaviria sa DTI, no, ito ang panelist. Of course, si Attorney Senior Matoy Barinaga, na ni-greet ni Vice Governor Kono, Kuno ha? Yato. Rolando Yepes. Intriga pa nung una. Of course, ato ang sato ang crew. Lecter Pahinte, si Silbert Adetico Dumbuyan. Ang ato ang IT Director sa Kapian sa Nipolog. Sa ato ang Facebook page, no? Sa Magic FM. Of course, live kita sa 90.9 Magic FM MHz, no? Dito sa station sa Civilter Villanueva sa News Radio Facebook page, no? Salamat na to kang Joel Ilio Osab, no? Dayon, so to God be all the glory, thank you Lord for the gift of life of meaning ato ang kapiyan sa Ripulo Karon ato kining gihalad o ato gidedicate sa atong Almighty God. So can you say that 22 mo ay kadyot lang murag Sunday tuwata sa Katipunan para sa atong interview po hon maling Ginoo ni Mayor Patsy Iguia o Gubanta. So, kinisayari sa edit mo yung regular anchor announce sa Kapian sa Ipulang yung kaninyo. Happy Sunday! God bless us all. Studio, take it away. Wala mo sa t-shirt ni Bang Bongo? Picture sa cancer? Yes! Bang Bongo!